Okay. Magsasalita pa ba ako? Tatayo na lang. Settle down. Anyway, pwedeng palapakan natin muna sa sobrang init na intro sa akin ni Joey Mambes. Yun. Gusto mo nang matanong, meron bang hindi pa member? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang dami pa rin. Okay, now guys, anyway, ito pong NDO, this is one of my favorite, ang tawag ko po dito subject, kasi po nung nag-networking ako, ang pinakagusto ko lang talaga way back before, napakasimple lang. I just love the story ng mga positive. Gustong-gusto ko yung mga story kasi nakaka-motivate. Kasi alam naman natin lahat pag nasa labas ka, pag nasa wala ka sa mundo ng networking, positive o negative? Mga kamag-anak mo, pamilya mo, positive, negative? Napaka-negative nila. Kaya gustong-gusto ko ang networking ng mundo kasi pag nandito ka ngayon, anong nararamdaman niyo? Positive, negative? Positive! Hindi pa tayo nagsisimula. Diba isipin mo gaano kasarap sa pakiramdam? Imagine mo, alam nyo ba sa mga ibang distributor na nagsasabi, paano kayo mga karipap wala pa kami kinikita? Alam nyo ba na ito palang panalo na kayo? Yes! Yung maging positive thinker ka lang, it's already enough. Bakit? Ginagastosan kaya ang pagiging positive? Alam nyo ba yung mga mayaman pag nadidepress, tumatakbo sila sa mga psychiatrist? Nagbabayad ba sila? Yes! Bakit sila nagbabayad? Para maging positive. Kayo, nagiging positive ba kayo ngayon? Yes! May bayad ba? Wala na! Doon pa lang, panalo ka na. Yes! Kahit hindi ka pa kumikita, doon pa lang magsisimula na nananalo ka. Yes! Now guys, ang magiging topic ko, pwede bang patay ng ilaw dito? Para medyo maliwanag po ng konti. Yun, kita nyo ba? Yes! Wala ba tong screen? Di ba? Parang may screen dito. At tinanggal na. Okay. Sensya na kasi sa tinagal-tagal. I think, hindi po ako nagkakamali. This is my first NDO ngayon na taon. Tama ba? As in, taon-taon pala ako nag-NDO. But rest assured po kasi sabi ko rin sa company, nagkaroon po kami ng meeting. Mas magiging madalas po yung talk ko dito. Ang tanong ko, susuportahan niyo ba ako? Gusto nyo bang ibalik yung weekly na OPP ko? Yes! Yung mga once a week, hindi naman once a week, once a month na NDO, okay po ba yun? Yes! For some tagal ko pong hindi nagpa-talk ng ganito. Kaya, pasensya na po kayo kung siguro magiging mahaba tayo ng konti. Okay lang ba yun? Yes! Gusto nyo yan? Okay. Matanong ko lang, mga taga-Ortigas, sino ang hindi taga-Ortigas? Ang dami rin. Okay. Anyway guys, kaya ako po tinatanong kung sino yung mga hindi taga-Ortigas kasi I'm sure nag-sacrifice po kayo. Yes! May mga sinakripisyo kayong lakad. Yes! Naibig kayo sa traffic. Yes! Namasahe kayo papunta dito. Yes! Naulanan. Yes! At ang iba siguro nagugutom na. Yes! Tama? Gusto niyo bang kumain lahat? Yes! Okay. Agahan niyo pag-uwi. Okay. Anyway guys, sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Joseph Lim. Ginagawa ko po ang networking for more than one decade na. Lagpas na po ang isang dekada sa networking industry. Nag-aral po ako ng computer engineer after ko pong graduate. Hindi ko po kinuha diploma transcript ko sa school for the simple reason na alam ko na pag nagtatrabaho ka, hindi ka yayaman. Okay, gusto nyo bang yumaman? Yes! Anong dapat nyo gawin? Huwag magtrabaho. Hindi, totoo po talaga. Mamaya, i-discuss ko po sa inyo ng konti paano ko po siya nasasabi kasi from all walks of life, ang dami ko na pong kaibigan na bilyonaryo, milyonaryo, tambay, walang ginagawa sa buhay, gamers, politician, artista, ang dami ko pong mga iba't ibang variety ng mga kaibigan. And doon ko nakita bakit may umayaman at bakit merong hindi. Parang sa networking, hindi naman lahat ng nagne-network kumikita. May ibang 1 taon na 2 taon walang ma-recruit. May iba nga na ang daming alam, ang daming training in-attendan, walang nare-recruit. May iba naman na hindi marunong mag-present, nakaka-recruit. Tama po ba? Yes! Nagtanong ka man lang ba bakit? Yes! Tinatanong ko nga kayo. Nagtanong man lang ba kayo kung bakit? Yes! Kadalasan, hindi. Bakit? Kasi nasanay tayo lagi na ang buhay by default. Pag sinasabing by default ang buhay, nasanay tayo na kung ano ang nandyan, tinatanggap na lang talaga natin.
may nag-question man lang ba ng nakalakihan mong culture? Bakit yung pangalan mo, hindi mo nilaban sa magulang mo, nasabi mo, ang pangit naman mama ng pangalan ko, pwede ko bang palitan? Dumating ba tayo sa point na nag-isip din tayo na alam niyo po ba na ang time is just an illusion kasi ang time ginawa lang naman ng tao? Dumating ka ba sa point na nag-isip ka, totoo ba talagang may time? Dumating ka ba sa point na nag-isip ka na bakit ang tao, ang range ng buhay is 80 years old? What if sinadya tayong inimbento na hanggang 8 years old lang talaga buhay natin? Kasi kung ang computer nga, alam niyo po ba ang electric fan, nasisira na po siyang madali. Noong unang panahon, ang appliances nagkahulog-hulog na, gumagana pa. Ngayon, ang appliances, hindi mo matapos hulugan, nasisira na. Kasi it is designed that way. May program po ang kada mga gamit, appliances, na pag pre-program mo sa mga 1,000 na on-off, pag naka 1,000 na on-off, saka na siya masisira. Ibig sabihin, ganun din ang katawan. Hindi ka ba nagtataka na ang dami ng vaccine na nilalagay sa atin? Bakit ang dami pa rin sakit? Hindi ka ba nagtataka na bakit sa nangyayari sa panahon ngayon, ang daming tao na nagtataka pa rin kung yayaman sila? Hindi kayo nagtataka sa Bluetooth, hindi kayo nagtataka sa Wi-Fi, hindi kayo nagtataka sa cellphone, pero sa pagyaman, nagtataka ka. Parang may mali. Bakit? Noong unang panahon pa may yumayaman na. Mas latest pa nga yung Bluetooth at Wi-Fi. Bakit yung Bluetooth natatanggap mo na totoo? Bakit yung pagyaman hindi mo matanggap sa sarili mo na pwede kang yumaman? With the technology that we have right now, nakapagpadala na tayo ng tao sa ibang mundo, di ba? Ang dami na natin na invent. Kasi yung pagyaman, magdududa ka pa kung kaya mo o hindi. Actually, ang pagyaman ang isa sa pinakamadaling gawin. Nagkakataon lang kaya tayo nahihirapan yumaman, hindi dahil sa mahirap yumaman, nagkakataon lang na walang nagturo sa atin paano yumaman, wala tayong mga kaibigan na mayayaman, at worst case scenario, ang akala natin, laging hihingi ka lang ng advice sa close friends mo or family mo. Ito yung pinakamaling ugali ng Pilipino. Gusto mong magnegosyo? Nagtanong ka sa kaibigan mo, kapitbahay mo, best friend mo nang hindi nagninegosyo. Friend, maganda ba magnegosyo? Anong sagot? Ah, wag yan, delikado yan. Eh, ang isang bagay na hindi ka marunong, delikado naman talaga. Bigyan mo ng baril yung hindi marunong, baka sa kanya niya na baril yung baril niya. Di ba, turuan mo, bigyan mo ng baril yung marunong humawak ng baril, pwede niyang gamitin for defense sa sarili niya. In short, kailangan lang pala yung knowledge natin magiging inclined sa gusto. Just like ginagawa nyo. Kumbaga, I'm very, very happy and very proud sa inyo. I'm sure hindi po madali, lalo po sa mga nakatayo na dyan. Lalo pa yung mga nasa may gitnang part dito, na pagmamaya naiihi ka na, problema mo yan. Paano ka makakalabas? Pero, ang point ko guys, isa lang po ipapangako ko sa inyo. After po ng talk ko, hindi nyo na po makakalimutan yung lahat ng mga sinabi ko, at isisigurado ko po sa inyo, yun po yung magiging susi para maging mayaman ka at magbago. Lalo na po, malapit na ang bear. December. Kaya bilisan natin na baguhin nyo ng sobra yung buhay nyo. In a span of December, talagang maging ibang-iba. Okay? Game na po ba kayo? Yes! Now, ang title ko po dito is New Distributor Orientation. Okay, simulan po natin. Lahat tayo nagpo-fall sa tinatawag na programming. Okay? Imagine mo, sino ang inabutan ng iPad? Yung IPOB. Alam nyo ba to? Yes! Okay. Now, imagine mo ang tao parang ganyan. Parang ang isang iPad. Ang iPad, pag-plinay mo ba agad, may tutunog? Wala. Bakit? Normally, pag binili mong iPad, bakante o hindi? Bakante. Paano siya may tutunog? May ida-download kang kanta. Now, ganun ang tao. Kung ano ang reality mo, kaya mo lang siya nagiging reality kasi yan ang naging downloading period, yan ang dinownload sa'yo. Parang ganito, magkakaiba ba ang paningin ng bulag, colorblind, at normal ang mata? Yes. Magkakaiba ba nakikita nila? Yes. Pero nasa iisang mundo ba sila? Yes. Nagsisinungaling bang bawat isa pag sinabi ng colorblind na ang nakikita ko lang gray at medyo black? Nagsisinungaling ba siya kasi ang nakikita lang nung normal ang mata makulay? No. Hindi. Bakit? Yun ang reality nga. Now, ibig sabihin, may mga tao, bakit may mga tao na rich lalong yung mayaman? Ang mahirap lalong magiging mahirap. Kasi they are designed that way.
bata pa lang, dinisay na tayo ng sobra. 0 to 7 years old, that is the downloading period. Kaya hindi ka magtataka, pag ang magulang mo Christian, kadalasan Christian ka rin. Pag ang magulang mo Muslim, kadalasan Muslim ka rin. Kung sa inyo dito, ang mga magulang nyo nagtatrabaho, no wonder bakit ang gulo magkaroon ng trabaho. Kasi bata pa lang, nakikita mo na ang magulang mo pumapasok. Nakikita ang magulang mo umuwi. Nakikita mo lagi nagsasabi ang magulang mo na mag-aral ka ng mabuti kasi pag nakaaral ka, magkakaroon ka ng trabaho. Pag nagkaroon ng trabaho, gaganda buhay mo. Kaya yun ang nagiging reality ng mga masa. Ang nagiging reality naman ng mayayaman, nakikita nilang magulang nila, wow! Ang gaganda ng kotse ng magulang ko, ang gaganda ng damit ng magulang ko, laging napupunta sa iba't ibang bansa, laging busy magulang ko, laging may mga kausap ng mga negosyante, at laging sinasabi naman sa kanya na anak, pag ginandahan mo ang buhay mo, nag-aral ka rin ng mabuti at nagtayo ka ng negosyo, magiging maganda buhay mo. No wonder bakit ang mayaman, lalong yung mayaman. Now, ibig sabihin, ang magiging common question kasi ng karamihan, paano na lang ako? Pinanganak ako mahirap, magulang ko mahirap, ang laging sinasabi sa akin, magtrabaho, magtrabaho. Now, anong choice? Now, guys, lahat tayo, ang pinaka-crucial part ng life natin, 95% of your decision that you're making right now because of the 7 years na nagsimula ng bata ka. Ibig sabihin, kung ano ang tama at mali sa'yo, may factor yan ng past mo. Kaya nga, di ba may mga ibang tao na nagsasabi, ang pera, masama. Money is the root of all evil. Lahat po nang nagsasabi ng ganun, walang mga pera yon. Ganun lang kasimple yan. Ako, eto, bigyan ko yun ng konting tip. Noon, nung wala akong kotse, galit na galit ako sa mga BMW. Ano yung BMW? Babaeng mahilig sa wheels. Di ba may mga babae? No offense po, may mga iba, syempre practical. May mga babae na nakikita ko, grabe naman sila, lagi silang sumasama sa may mga kotse. Masama talaga loob ko sa kanila. Sabi ko, grabe naman yung perket may kotse lang, sumasama na. Nung ako nagka-kotse, hindi na ako galit sa kanila. Kasi sumasama na sila sa akin. Now, napakasimple ng buhay. Yung mga taong bitter sa pera, wala kasi talaga mga pera yon. Ganun lang kasimple yun. Now, ano ang point ko, guys? Aminin na natin, iba ang desisyon mo pag marami kang pera. Mas masarap tumulong pag marami kang pera. Ang hirap naman tumulong na wala ka pera. At hindi po totoo na masama ang pera. Kasi kung masama ang pera, bakit humingi palagi ang simbahan ng pera? Diba? Ang abulo ngayon, umasenso na. Hindi na isang beses, minsan tatlong beses. Diba? Kung nagsisimba ka, hindi ko alam sa Christian, hindi ko familiar. Sa Catholic, kadalasan, kasi dati nung bata ako, lang sinasama ng mga dati once lang ang pag-ikot. Ngayon, ilan na? Dalawa na. Di ba, nag-branch out na sila. Di ba, loaded? No, ano ang point ko? Ganun lang kasimple ang mundo. There's nothing wrong about money kasi ang money is equivalent ng time. Ang money is just like an oxygen. Pag nawalan ka ng pera, magpo-problem kahit gaano nyo pa kamahal ang isa't isa pag magkarelasyon kayo. Pag nawalan kayo ng pera, maghihiwalay din kayo. Tama ko ba? Eh, ito lagi kong pakiusap, lalo sa mga binata na nandito ngayon. Kung single po kayo at hindi ka pa kumikita kahit man lang 6 figures pataas, ibig sabihin, if you're not earning 100,000 pesos per pataas, huwag ka munang mag-asawa. Huwag ka makiusap, isipin mo na lang, miserable na nga buhay mo. Mandadamay ka pa ng ibang tao. Kasi, by default, ang akala natin, ang totoong buhay, pinanganak, after pinanganak, mag-aaral. After makagraduate, maghahanap ng work. After finding the stable job, mag-aasawa na agad. Yun ang nagiging normal routine. But sino man lang ang nag-question, tama ba talaga? Or yan lang ba talaga ang choice natin? Wala man lang ba tayong ibang choice sa buhay natin? Ah? Kasi katulad sa akin, lagi po ako natatanong, may asawa ka na ba? Or kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakaanak? Yun ang laging tanong sa akin. Alam mo, sagot ko, galit ka ba sa akin? Sabi niya, pati siya hindi niya, bakit? Sabi ko, kung may care ka sa akin, ang dapat na tanong mo sa akin, kumusta ka, masaya ka ba? Bakit mo pipilitin ng isang buhay na common pad, lahat ba lang may asawa, masaya? Yes! Alam nyo, kadalasan, ito, no offense,
May mga ibang tao pag nadadaon, nagiging religious. May mga ibang tao pag may gustong takasan sa bahay nila, nagpapamilya. Pero ang dulo, if you're not happy inside, kahit magkaroon ka pa ng sobrang daming asawa, hindi ka pa rin magiging masaya. Ang kailangan mo ayusin loob mo. You should always learn to love yourself first kasi mas kasama mo ang sarili mo araw-araw kaysa kasama mo ibang tao. Walang forever sa mundong to. Maraming dadaan sa buhay nyo. Yung akala mo yun ay perfect, minsan nagiging imperfect. Diba? Yung asawa mo nga minsan sumasakabilang bahay. Pero that's life. There's nothing wrong about it kasi ano ang masarap? Lahat nagbabago. Taste na lang natin ng bata ka, iba ang taste mo. Bakit mo siya crush? Kasi pareho kami ng color na gusto, pareho kami subject na gusto. High school, bakit mo siya crush? Eh kasi, ano siya, matalino, kasi ganito. College, bakit siyang gusto mo? Kasi, ano ba yan? Yung crush ng bayan, varsity, di ba yung mga ganon? Nung nag-asawa, bakit siya nakatuluyan mo? Eh kasi stable. O di ba nagbabago yung taste? Ang pinakadulo ang gusto lagi? Stable. Alam nyo ba, sabihin ko nga sa inyo, unahin nyo yung maman. Sa mga lalaki, kasi lagi kayong i-interviewin ng mga magulang. Ang lagi pinaka-famous line ng magulang, kaya mo bang buhayin yung anak ko? Eh paano kung kumikita ka ng malaki, di ba isasagot ka? Gusto nyo sumabay pa kayo eh. Guys, don't ever, especially, pasensya na po, medyo bias ako ng konti mga lalaki na advice. Sa mga lalaki, don't waste your time na manligaw. Bakit? Kasi pag kumikita ka, normally, hindi ka naman manliligaw eh. Mamimili ka na lang ng gusto mo. Ito tip ko rin sa mga babae. Pag may nanliligaw sa inyo at trip nyo rin, huwag kang magpaligaw. Bakit? Ang lalaki pag nanliligaw, plastic. Lahat ng gusto mo, yun ang ipapakita sa'yo. Pasunduin mo yan, paantayin mo ng 5 oras. 5 oras na gantay. Tanungin mo, okay ka lang? Okay lang. Makikilala mo ang lalaki pag naging kayo. Kaya mas maganda maging kayo agad para malaman kung tutuloy o bibreakan mo. Hindi ba kayo nagsayang ng oras? Kalokohan po ang courtship kasi pareho hindi nagiging totoong sa isa't isa. Unless na pag naging kayo, dun mo mas makikilala. Kung para saan-saan ang oras. Now, ba't kung saan-saan ba tayo nakakaroon? Nag-i-NDO ako dito. In short, balik tayo sa programming. Baka saan ba tayo mapunta eh. Okay, ang programming guys, para sa akin, nababago to. Nababago through repetition. Kaya kung anong gusto nyo, kahit masyado kang negative thinker, maging positive ka lang palagi, paulit-ulit, consciously. Kasi dalawa ang mind natin, pinaka mas maintindihan nyo, may conscious mind, subconscious mind. Ang subconscious mind, ito yung program. Ang conscious mind, ito yung programmer. Kaya kung gusto mo magbago as a person, dapat consciously ginagawa mo. Pag consciously ginagawa mo at tuloy-tuloy mo ginagawa, paulit ng paulit, dun siya papasok sa subconscious. Pag pumasok na yun sa subconscious, yun ang magiging normal mong ugali. Kaya napansinin mo, kung may utang ka, dalawang pwede mong i-develop na skills. I-develop mo paano magbayad, or i-develop mo paano magtago. Pareho pagagaling doon, kasi may mga ibang mangungutang, sobrang galing. Gaano kagaling yung bad trip na bad trip, grabe yung tangan ako niya, grabe talaga, grabe. Nung kinausap ka, nautangan ka na naman. Di ba may gano'n na sobrang na-develop nila yung gano'n na skills? Kaya para sa akin, ang pinakamagandang i-develop yung positive. Kasi pareho naman po kayo gagaling. Okay, now dito sa programming na to, simulan natin. Lahat tayo, may kanya-kanyang paniniwala. Okay? Now, dito sa programming na to, dito papasok yung dreams. Kaya nga di ba maraming tao, ang pangarap magkaroon ng stable job, ang pangarap makagraduate, ang pangarap nga ng iba magkaroon lang ng asawa, okay na, magkaroon ng anak, magkakaiba yun. Pero ang laki ng factor ng dreams mo, ng influence ng iba-ibang tao. Kaya nga may mga ibang tao actually ayaw kumita ng pera. Kasi ang tingin nga nila sa pera, masama. Now, kotse, family,
bahay. This is the very common na pinakapangarap ng lahat. Kasi akala natin, pag nagkaroon tayo lahat nito, magiging masaya na tayo. But ako, I'll be very honest with you. Kasi lahat naman yan, di ba? Meron naman. Ang kailangan lang, hindi yan assurance na magiging masaya ka. Bakit? Money will always amplify who you are. Pag sinabing amplify who you are, kung ano ang ugali mo sa loob, yan ang magiging ugali mo lalong lalabas. Kaya di ba may mga ibang tao, nung hindi pa masyadong mayaman, di naman mayabang, nung yumaman, yumabang ng sobra. Kasi dati na siyang mayabang, hindi lang na-amplify kasi maliit pa yung kinikita niya. Kaya parang, kung gusto mong makita ang totoong ugali ng tao, tingnan mo pa paano niya itrato yung mga taong maliliit sa kanya, yung, sabi natin, waiter, yung mga beggar, kung paano niya itrato, yun ang totoong ugali niya. Kaya dun yung mas makikita ang personal things ng tao. Okay, sunod. Now, paano nyo pwedeng makuha pangarap nyo? Okay? Number one, this is the very common cycle dito sa Philippines. Pwede kang maging empleyado. Now, the problem with being employed, dinisign siya for you to work for the rest of your life. Kung idudugtong natin, ang nag-supply ng pagiging empleyado sa ating school, pasensya na po sa mga matatamaan, pero wala po akong sinasabi about principal, about teachers. Pero the school education system natin, create siya noong industrial age para mag-create ng mga empleyado. Now, once you're employed, never ka magiging mayaman. Walang tao na empleyado na naging mayaman unless na nagkaroon siya ng sideline. Bakit? Design siya that way. Sino sa inyo ang nagtanong bakit may relo? Sino sa inyo nagtanong bakit may whiteboard? Bakit may electric fan? Ang electric fan, dinisign siya para magbigay ng hangin. Ang whiteboard, dinisign siya para sulatan. Sino man lang sa inyo ang nagtanong, ano ang purpose ng isang empleyado? Marami yung sasabi sa atin na mag-empleyado ka. Ang tanong ko, based on ratio, ilan lang naman ang yumayaman once na-employed ka? Now, bibigyan ko ng konting cycle bakit hindi po kayo yayaman pag nagtatrabaho kayo. Okay, number one, ang average na oras natin ng pag-work is 8 hours. That is the average. But actually, you're not spending 8 hours when you're working. Bakit? Nagbabiyahe ka. Papunta sa trabaho mo, pauwi sa trabaho mo, maliligo ka, kakain ka. Di ba mga gagawin kang preparation para makapasok ka ng maayos sa trabaho mo? Sabi natin, kumain ka ng 3 hours. Oo, maligo ka, ilang oras? Mga 20 minutes, kung nagluto ka. O mga 15 minutes, ikaw kumain ka. Ang haba, tapos naglakad ka pa palabas ng bahay nyo, nagabang ka pa ng tricycle, inasiraan pa. Di ba tayo pang pwedeng mangyari dyan? Now, sabi natin 3 hours na ubos. After 3 hours, natulog ka. Alam nyo ba ang tulog kasama sa trabaho nyo? Bakit? Guys, common makakarinig ka, tara gimmick tayo. Pasensya ka na bro, may work ako bukas, kailangan ko matulog. In short, you need to sleep for you to have lakas para ka magtrabaho. In short, kasama pa rin pala ang pagtulog sa trabaho natin. Ilan na yan? 19 hours. 19 hours. Ilan ang natitira sa'yo halos? 5 hours. Uubusin mo pa yung 5 hours saan? Manood ka ng TV. Isipin mo, ang tagal mo nang nanonood, hindi naman nagbabago buhay mo. Kaya tip ko po sa inyong lahat, simula ngayon, huwag na po kayong manood ng TV. Bakit? Porsche, Lambo, Ferrari, walang commercial sa TV. Bakit wala silang commercial? Kasi yung mga nanonood ng TV, walang pambili. In short, pag nanonood ka ng TV, mahirap ka. Kaya kung gusto nyong yumaman, anong una nyong gawin? Huwag manood ng TV. Bakit? Sa TV, medyo mahaba-haba itong discussion. Ang pinaka main purpose ng TV is para tayo nandun sa relax mode. Once ang isang tao na sa relax mode, madali kang bentahan. Kaya nga ang remote nakaka-relax, once na kiniklik mo, click, 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 nare-relax ka. Gaano karaming beses na kayong palabas kayo ng bahay, gigil na gigil ka sa pangarap mo, lalabas ka na, nakita mo yung TV, parang maganda. Umupo, pag-upo, hindi na lumabas. Gaano karaming oras ang nasasayang sa inyo sa panonood ng TV? Guys, alam nyo ba na if you're going to read a book 45 minutes per day, makakabasa ka ng isang libro sa isang linggo. Ibig sabihin, sa isang buwan, makaka-4 kang libro. Sa isang taon, makaka-48 kang libro. Sa 45 minutes na pagbabasa, I'm sure more than pa dun ang ginagastos mo sa panonood ng TV. Now, ano ang point ko, guys?
matagal ka nang nanonood. Sabi ni Einstein, if you keep on doing the same things and you're expecting different results, that is insanity. Therefore, if you want to change your life, kailangan may mga babaguhin kayo. Kaya simula ngayon, baguhin mo lahat. Simula mong baguhin yung panonood ng TV kasi isa lang sure ko. Huwag kang manood ng TV simula ngayon. Pustahan tayo next month, mas mura kuryente nyo. May dagdag ang pera na pwede mong i-budget kung saan mo gusto ng kasusin. Yung tatlong oras mong panonood ng TV, anong pwede mong gawin? Mag-aral ka ng bagong skills. Mag-aral ka magluto, mag-aral ka ng bagong language, mag-aral ka ng Facebook marketing, paano ang boosting, messenger boosting, paano mag-recruit ng international, doon ka mag-aral. We keep on wasting our time sa mga bagay na paulit-ulit nanonood ka ng TV hanggang ngayon inaabangan mo kung kailan mamamatay si Cardo. Now, guys, I'm not saying it's wrong, but if you want to become rich, mali po talaga manood ng TV kasi ang purpose lang ng TV, bentahan ka ng bentahan. Sunod, bumibili ka pa ng dyaryo. Gumagastos ka para pasamain mo loob mo. Bili ko dyaryo. Grabe, pataya na naman. Ayun, binomba na naman. Ibili ka pa ng bili. Guys, for you to go up, you need to let go of the things na nagpapabigat sa'yo. Ang pinaka nagpapabigat sa atin, pinoproblema natin yung mga hindi natin problema. Worst, pinoproblema mo ng kapitbahay, yung bahay mo nga hindi mo maayos-ayos. Bago ka mangarap ng change the earth, ayusin natin ang mundo ng pagbabago, siguraduhin mo munang malinis ang kwarto mo. Di ba ba? Ang layo na ng mga nararating yung kwarto mo mismo hindi pa maayos. Now, ano ang point ko, guys? Imagine mo to. Meron tayong tinatawag na positive at negative energy. You will never get your goals pag nandun ka sa negative vibration. Anong negative? Hatred. Fear. Tibig, pinatakot tayo lagi. Hindi nyo ba napapansin paano tayo takutin ng media, paano tayo sabihin na ganito? Minimaintain nila tayo sa ganon. Fear, greed, basta anything na negative, once na nandun ka, hindi mo ako gusto mo. Kaya kailangan mong i-work out na ma-maintain mo yung pagiging positive. Now, the problem when we are working, binigyan ka ng tinatawag na comfortable life. Eto, gusto nyo po ba nito? Yes! Okay, kaya hindi nagbabago buhay nyo. Comfort is a beautiful place but nothing grows there. May lumaki bang muscle nang hindi na-stress? Diba ang muscle, sabi nila, no pain, no gain. Kailangan mong masaktan, kailangan kang mahirapan para lumaki ang muscle mo. Ganon din ang tao. Gustong-gusto natin, since bata, ang laging sinasabi sa atin yung siguradong income, comfortable. But the problem of being comfortable, wala ngang growth. Kaya you should learn na mahalin nyo yung tinatawag na challenges. Ang problema, hindi po siya masama. Kasi ang problema, dun tayo nag-grow, dun tayo gumagaling. Okay, now, imaginein mo, tatrabaho ka. Nasa comfortable stage ka, susweldohan ka ng sapat sa sweldo mo. Ano yung sapat? Sapat lang na panggasos-gasos mo para hindi ka umalis. Sapat lang yung panggasos-gasos mo para hindi ka rin makaipon at hindi ka pa rin naalis. Sinsaktong-sakto ang sweldo mo. Tingin mo sa mga nagtatrabaho. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, masaya. 6, 7, 8, 9, 10, medyo masaya. 11, 12, malungkot. 13, 14, malungkot na malungkot. On the 15th, masaya. 16, 17, 18, 19, 20, masaya. 21, 22, 23, 24, 25, medyo masaya. 26, 27, malungkot. 27, 28, 29, malungkot na malungkot. On the 30th, hindi niyo po ba napapansin sa mga nag-work? Yung pansamantala mo, naging pansamantagal. Yung pangarap mong branyong kotse, branyong bahay, nung tumagal ka, ang pangarap mo nalang anak, sana makagraduate ka kasi yan lang yung pangarap kong matutupad. Now, ano ang point ko? Guys, dinisign tayo. Maliban doon, nilagyan ka pa ng... Tuwang-tuwa tayo sa loans, pero niligyan ka nila ng fear, tinagtag ka nila ng utang, parang sasabihin sa'yo, hindi ka makakaalis sa amin, hindi ka pwede maghanap ng ibang opportunity kasi may utang ka. Kaya habang tumatagal ka sa work mo, lalo kang nababaon ng nababaon ng nababaon. Ito pa, may okasyon. If you really want to succeed in life, uulitin ko, kailangan mo tanggalin muna lahat ng nagpapabigat sa'yo. Anong pinakisang nagpapabigat? Occasions. Kaya nga sabi ko, sa mga wala pa pong karelasyon, kung single kang babae, huwag muna kayo magrelasyon. Istorbo ang relasyon sa karir.
Never ako maniniwala na magiging inspirasyon basta-basta. Why? Kasi may every relationship may away. Hindi nawawala ang away. Ang kailangan ng career at kailangan ng relationship pareho the same. Time, effort, and money. Kaya nga mas maganda unahin mo muna yung career kasi once na mayaman ka, ang dali mong balikan lahat. Ang mahirap pag inuna mo ang love life, once magutom ka, maghihiwalay din kayo, maghahanap ka ng panibagong source of income, babalik ka pa rin sa career. Kaya mas much better na unahin mo paano kumita ka ng pera. Now, ang okasyon natin, hindi na uubos. Sabi ko nga eh, dumating ka ba sa point na nagtanong ka, bakit may mansari? Di ba dati wala naman mansari? Way back mga 20 years ago. Bakit may mansari? Kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Tama po ba? Guys, in short, simula January hanggang December may okasyon. January, may New Year, Valentine's, bakasyon, swimming, fiesta, pasukan, graduation. Ang daming okasyon. Hindi pa, isa ba yung pa yung birthday mo? Ako, hindi po ako nagsiselebrate ng birthday ko. Nagsiselebrate ako pag meron akong bagong skills or bagong achievement na nakukuha. Kasi ang tanong ko, anong meron at nagsiselebrate ka sa pagtanda mo? Di ba nagantay ka lang ng isang taon after 1 year, celebrate tayo? Anong point ko? Again, walang mali sa ganon kung kumikita ka ng maayos at hindi ka nagigipit. Maraming Pilipino lagi nagko-complain wala silang pera, pero pag birthday, pag fiesta, maghahanda. Ang tanong ko, anong meron sa paghahanda mo? Maliban sa marami ka ng hugasan, pag hindi pa masarap yung luto mo, kinantsapan ka pa nung nakikain sa'yo. Grabe naman yung spaghetti, wala man lang hotdog, di ba? Yung sauce pa ketchup. Di ba, napakauma natin yun. Now, ano ang point ko, guys? Kung nasa mundo ka ng employment, ubos na yung energy mo. Kaya marami po tayong mga ino-offer ng business na pag mga empleyado ang laging sagot, pasensya ka na, wala akong time, pasensya ka na, hindi kayo mag- kasi nga, ubos na talaga. Dinesign siya na ubusin, yung kaya nga, sa may mga work, you need a lot of energy para mapagsabay mo ang pag-network at the same time, trabaho nyo. Sa mga hindi pa lang po kumikita ng sobrang laki, kung single ka lang naman, I do suggest take the risk. Mag full-time ka, mag-resign ka, wala pong masama sa nagugutom kasi isa lang sure ko. Pag nagugutom ka, lalo ka nang gigigil. Lalo doon lalabas ang tibay mo. Kasi pag, at huwag kayong matakot kasi wala pa naman po na tao na namatay sa gutom. Tandaan mo tambay nga, walang trabaho, tumataba. Diba? Nakakainom niya, nakakapanood niya, sino, nakakapasyal. Ikaw ba kayang may pinaglalaban ka? Ikaw pa kayang nagtatrabaho ka, imposible hindi ka mabubuhay, kaya mo yan. Ang tagal pa ba, di ba ang tao, 40 days bago mamatay pag walang kinakain. Kaya, ang hirap naman, kaya kung medyo malaki-laki ka, napakaswerte yung mahaba-haba yung stock mong pagkain sa katawan mo. Okay. To cut the story short, guys, tingnan mo ha, ang employment, malalaman mo lang kung successful ka or hindi after 6 years old. Pag nag-retire ka, kasi normally dapat at age of 20 to 25, you have a regular job. After 20 or 40 years, mga 60, doon ka pala magre-retire. The problem of retiring at 40 years, 60 years old ka na, may enjoy mo pa ba ang buhay? Hindi ka ba nagtataka bakit ang senior citizen may discount? Alam niyo kung bakit? Bakit? Di ba sa mga transportation may discount yung senior citizen? Yes! Kasi di na rin naman sila naglalayo. Lagi lang naman sa bahay. Pagkain, bakit sila may discount? Ang dami ng bawal, hindi naman makakain ng maayos. Panonood ng sine, bakit sila may discount? Wala mo na rin matay. Ano po, guys? Kung pwede kang yumaman na bata ka, bakit aantay mo pang tumanda? Life begins at 40. Diba? Bakit nila ang haba-haba ng buhay? Pinatay mo yung 40 bago magsimula buhay mo? Parang sabi ko nga sa mga 40 years old, kailan ka pupunta ng Boracay at magtutupis kung kailan 40 ka na? Tatatakbo-takbo ka dun, no? Pag lingon mo may plancha, oy, gusot-gusot ka na! Diba? Pinapakita yung
two-piece mo makita yung mga cellulites mo, stretch marks mo, di ba? Guys, don't ever allow someone kung ano ang programming nila, yun ang maging reality nyo. Always remember, there's a reason why you have a fingerprint. You have your own journey, you have your own life. Yes. Don't ever allow someone na nakawin nila yung pangarap mo. Yes. Lahat tayo may kanya-kanyang gusto sa buhay. Kaya ako, reminder ko po sa mga magulang, you are there to be an advisor and mentor ng mga anak nyo, but you are not there to alter kung ano ang gusto nila. Alam nyo ba na pag ang anak nyo mahilig, pag binigyan mo ng laruan, sinisira niya, binubuksan niya, bigyan mo siya ng laruan na pwedeng tanggalin at biglang ayusin. Huwag mo siyang papahaluin at huwag mo siyang papagalitan. Kasi iba yung gusto niya. Ito yung mga tao na pwedeng maging engineer, pwedeng maging scientist. Kung papaluin mo siya palagi, maa-alter yun at hindi lalabas yung totoo niyang gift. More than 90% sa tao sa mundong to. Kaya nga, it's so, ako, isa po sa pinaka-priority ko dati, gusto ko pag direct ko na networker, one thing na pinaka-gusto kong ugali, black sheep. Ano yung black sheep? Matigas ang ulo. Bakit gusto ko sila? Kasi they have their own decision. Ang hirap ng tao na kung sino ang kausap, ah, tama ka. Ah, tama ka. Ah, tama. Walang mangyayari doon. May isa ako kaedad ko that time, mga 20 years old, 25. Nire-recruit ko ang sagot. Sige, maganda yan. Paalam mo na kay mama. Pag ganun ang sagot, hindi ko na pinapalo, ah. Ang tanda-tanda mo na, nagpapaalam ka pa sa nanay. Lalo na sa lalaki. Paalam ako sa asawa ko. Pambira naman sa akin. Ikaw lalaki, dapat ikaw ang nagde-decision. Now, ano ang point ko, guys? Bakit gusto ko yung black sheep? Kasi nga, doon ko nakikita ang leadership. Ang pagiging black sheep, it is a leadership na you're fighting for what you love. At ang daming tao, sabi nga nila, the richest place in the whole world is cemetery. Bakit ang daming pangarap doon ang hindi na nailabas? Nasama na nung namatay sila kasi ang daming taong takot. Takot sa sasabihin ng kapitbahay nila, takot sa sasabihin ng magulang nila, takot sa sasabihin ng ibang tao. E ang tanong ko, mas kasama mo sarili mo, bakit mo pinoproblema yung ibang tao? Pag nagugutom ka ba, pinapakain ka ba nila? Sila ba ang tutupad ng pangarap mo? E bakit sila ang pinoproblema mo? Ang bottom line, do what makes you happy. Kaya nga sa mga parents, don't ever alter kung anong gusto ng anak nyo kasi masasayang yung talent nila. Lagi tayong sinasabi na we are all genius. Ang pag sinabing genius, genie in us. Kung familiar po kayo sa story ni Aladdin, si Aladdin meron siyang lampara na pag nirab mo, may lalabas na genie at anything na hingiin mo, ibibigay. Lahat tayo, meron tayo nun. Sinabi din sa Bible, Christ is in us. Nasa loob natin si Lord. Now, ang point doon, you should learn to fight kung ano ang gusto mo. Huwag na huwag kang papayag. May isa akong taon na hindi ko ito makalimutan. Sabi ng mama niya, tumigil ka na mag-networking. Yung buti na lang, yung download ko, medyo marunong sumagot. Sabi niya, ma, pagbigyan niyo na ako, pagbigyan niyo po ako na gawin ko yung gusto ko. Kasi itong gusto ko, magkamali man ako, at least ang sisisihin ko sarili ko. Ang pinakamasama, mama, what if ikaw yung magkamali? Masisisi kita habang buhay? Kaya antay mo, true enough, ngayon yung anak niya, sobrang yaman, ang laki ng kinikita. Ngayon yung nanay niya, pag nasa loob siya ng bahay, ang tanong, anak, lumabas ka na. Mag-network ka. Nagbabago kasi nakakabuka na yung nanay. Di ba, pinagawa ng magandang bahay din. Nag-iiba talaga. Kumbaga, no offense po sa mga parents. Lahat ng magulang mahal nilang anak nila. But it doesn't guarantee tama lahat ng advice nila. Kasi walang magulang na nag-aaral pa paano maging magulang. Parang cup. Naalala niyo dati yung mga magulang, ininvestan yung anak sa cup, tapos afterwards yung cup nagsara. Di ba yung mga decision pa rin na mali? Kaya it's so unfair na magkakaroon po ng bata sa loob ng bahay na bata ka lang, huwag kang magsasalita, ako ang nakakatanda, ako tama. It's so unfair. Bakit? May alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam na bata. Worst case scenario nga, mas madali pang turuan yung bata. Yung bata, iwanan mo ng cellphone na may nagtitext, nagka-call. Yung matanda, tinuturuan mo na. Grabe naman, ang hirap, hirap ito. Bakit? Kasi masyadong attached sa past. Kaya reminder sa mga parents, kung yung anak mo, di ba, alam mo, anak, mag-militar ka. Kung ang gusto ng anak mo mag-parlor, suporta kayo. Clear po ba tayo? Yes! Wala pong kasalanan ng anak. At wag na wag niyo pong i-compare yung anak mo sa isang mong anak.
Anak, gayahin mo yung ate mo. Anak, gayahin mo yung bunso. Wag, kawawa po sila. Why? Lahat ng tao sa kwartong to, magkakaiba po tayo ng strength. Magkakaiba po tayo ng talent. Magkakaiba po tayo ng galing. At magkakaiba po tayo ng gusto sa mundo. Kaya huwag mong i-compare kasi meron isa dyan na magiging sobrang baba ang tingin niya sa sarili niya for the rest of his life. Kasi nga, na-compare sa isang tao na hindi naman siya pwedeng maging ganon. Ang pinakaki sa mundong to, you should learn to love kung ano ang nandyan. Example, ang isda, hindi mo naman pipilitin lumangoy. Tama? Hindi mo pipilitin lumipat. Ang ibon, hindi mo pipilitin lumangoy. Ang puno, nagreklamo ka ba ang puno kung saan lumaki, hindi na lumipat ng pwesto? Or tinanggap mo? Tinanggap. In short, ang buhay natin normal, may mga darating na mananakit sa'yo. Hindi lahat kakampi mo. May mga dati kang kaibigan na tatraidorin ka. May minahal mo na iiwanan ka. May... Grabe. May mga decision ka na magkakamali ka. Pwedeng malugi ka ng pera. Pwedeng masaktan ka. It's common. That's life. Ang boring ng buhay kung masyadong perfect. At ang pinaka-boring pa lalo kung wala kang kalaban. Masarap magkaroon ng kalaban. Kung may mga kaibigan kang medyo pangit sa'yo, magpasalamat ka kasi dahil sa kanila, gumanda ka. Tama ba? Kung tingin mo sa sarili mo pangit ka, maghanap ka ng mas pangit sa'yo at gawin mo kaibigan. Diba? At least yung puro pangit yung kaibigan, ikaw yung gaganda. Then, kumbaga, normal sa life na kailangan mo ng iba't ibang entity para mas magpaganda ng story mo. Okay, kaya huwag po kayong masaktan sa mga hindi po nag-join sa inyo. It's just normal. Sa mga nanangako mag-join, tapos hindi pa nag-join, okay lang din po. Wala pong problema yan. Okay? Now, dito sa employment, in short, ang dinudulo ko lang po sa inyo guys, if yung normal routine na dinesign, kasi walang nagko-question sa atin, sino ang author ng education system natin, sino ang author ng employment, walang nagko-question. Kaya I'm giving you the right na mag-research. Mag-research po kayo ng lahat-lahat ng ito para mas maintindihan niyo po yung sinasabi ko at para hindi rin po unfair na parang sa akin lang po kayo nagbe-base. Okay, basta in short, dulo ko, if you're going to follow this for the rest of your life, hindi po talaga kayo yaman. Kailangan niyo ng ibang sideline, kailangan niyo ng ibang source of income para yun ang pwede magpabago ng buhay niyo. Second na pwedeng choice natin para kumita ng pera at makuha natin mga dreams natin, ano to? Nasa akin pala yun. Business. The problem with business, kung wala ka na nga, networking nga nahihirapan ka, what more traditional business? Networking may uplines ka, traditional business, wala ka ng upline. At sa traditional business, for you to learn, kailangan mo munang malugi. Kaya may mga OFW ba nandito? Yes! Pinakamagandang negosyo, maging global kayo. Yes! Huwag kayong magninegosyo ng traditional, tapos ipapatiwala nyo sa kamag-anak nyo, kapatid nyo. Kasi kadalasan, since first time din yung katiwala nyo na mag-handle ng negosyo, sisemplang po yan. Ang tawag po dyan, fail. Ang ibig sabihin po ng fail, first attempt in learning. In short, stage po siya. Ang tanong kasi ganito, may pera ka, inipon mo. Tiniwala mo sa kapatid mo, pinanegosyo mo. Pag nalugi, maiintindihan mo ba na normal yan? Hindi, kasi hindi ka rin sanay. Kaya ang mangyayari kadalasan, magagalit ka sa kapatid mo, yung kapatid mo magagalit, mag-aaway lang kayo. Bakit maganda ang networking? Kasi ang negosyo mo, hindi mo gagawin mag-isa. Meron ibang magagaysay. Kaya nga sabi ko, ang networking right now, this is a gift from all of us. Kahit ordinaryo kang tao, pwede mong gawin. Mahihain ka, pwede mong gawin. Wala kang hiya, pwede mong gawin. Mas advantage po sa'yo pag wala kang hiya kasi kahit sino pwede mong kausapin. Ang kagandahan ng networking bagay na po sa panahon ngayon. Bakit? Kahit saan ka, pwede mo siyang magawa. Ang problem sa traditional business, kung nagtayo ka ng negosyo dito sa Pasig, yung negosyo mo nasa Pasig lang. Ang networking, pag saan ka pumunta, basta may tao, may negosyo ka. Lalo pa ngayon, mas madali na po ang pag-networking. Sa mga hindi pa po member, basta marunong ka lang po mag-copy-paste. Ano yung copy-paste? Napakasimple. Ikaw to. Ito yung prospect mo. Nire-recruit mo. Ikaw pa ba mag-explain? Huwag mo na pahirapan sarili mo. Lumapit ka sa upline. Anong gagawin mo? Nag-uusap kayo sa Facebook. May tanong yung prospect. Ang tanong niya, paano ba gawin yung negosyo?
Ikaw ba sasagot? Hindi. Yung tanong niya, i-forward mo sa apply mo. Yung apply mo ang pasagutin. Pag sumagot yung apply mo, i-forward mo ulit sa kanya. Pag may tanong na naman siya, ibalik mo na naman sa apply mo. In short, hindi ka mag-iisip. Basta marunong ka lang ng copy paste. Ano yung copy paste? Control B, Control C kung desktop ginagamit mo. Yun lang. Paano naging mahirap ang networking ngayon? When we are starting way, way back before, yes, we do understand na mahirap po talagang networking kasi kailangan maging magaling sa public speaking. But as of now, ang dami pong kumikita sa AIM Global na hindi magagaling magsalita. Kilala niyo po ba yung isang top 20 ng AIM Global? Si Amil? Yes. 72 or 71 years old? Sobra na. So, ilan bang senior citizen? 60? Yes. Si, lagpas. May lagpas mo ba sa senior citizen? Wala naman, no? 72, hindi rin siya pa. Tingin niyo ba napaka-energetic pa nun? Hindi na rin. Pero kumita siya, bakit? Yung ilalim niya yung magagaling. Sa ilalim niya magagaling ngayon, grabe, ang laki po nang kinikita nun. Isipin mo, nakahabol pa. At age of 72, naging successful pa. Kaya huwag kang malangkot sa sarili mo, may pag-asa ka pa. Ang networking po, para po siyang cellphone. Sa mga hindi po naiintindihan, bakit siya cellphone? Kasi, nandun na lahat. Alam niyo po ba na ang mahal, ay yung cellphone nyo, ano meron dyan dati? Camera, radio, calculator, compass, flashlight, ngayon lahat na nandyan. Ganun din ang networking, all in one. Ako hindi po ako magugulat. Marami pong iba na mga tao na naririnig ko mga magulang, mahihayin ang anak ko, ipapajoin ko sa networking para mawala ang hiya. In short, nagiging parang mang tumas na po yung networking na lahat ng kailangan mo nandito na gusto mong yumaman, mag-networking ka. Gusto mong kumapal mo kamot, mawala ang hiya mo, mag-networking ka. Alam nyo ba kung may mga negosyo kayo, kung ano man ang ginagawa nyo sa mundo, tubero kayo, barbero kayo, may negosyo ka? Ano ba mga iba-ibang negosyo? Nagbibenta ka ng lupa, nagbibenta ka ng kahit ano? Ang pinaka-first na kailangan nyo gawin, mag-join ka sa networking. Bakit? Kung ako tubero, at kilala nyo akong tubero, at lahat kayo kaibigan ko, pag nasira ang inidoro nyo, sinong lalapitan nyo? Ako, di ang dami kong kliyente. Kaya kung iisipin mo, dun pa lang, ang laki na ng negosyo ng networking, kasi ang dami mong tao nagiging connections. Maliban pa yung totoo mismo, yung product, yung source of income talaga sa networking, yung ito pa, yung positive. Kaya sa manonood ka ng sine, dito ka nalang pumunta. Bakit mas maganda pumunta dito? Sa sinihan, magbabayad ka. Bakit masarap manood ng sine? Kasi pansamantala yung problema mo, nakakalimutan mo. Pag nanood ka ng sine, ay salamat, parang iba yung mundo ko. After manood ka ng sine, babalik ka ulit sa problema mo. Ang networking ko, tutulungan po namin kayo nang hindi nyo na kailangan kalimutan yung buhay nyo. Bakit? Sa sobrang ganda ng buhay nyo, hindi nyo na po siya kailangan kalimutan. Okay, sunod. Natututo po ba kayo? Yes! Okay. Now, bakit kailangan nyo mag-join sa AIM? Okay? Ano ang meron sa AIM Global? Kasi daming networking company, may mga pioneering, halos taon-taon may nagtataas. Buwan-buwan nga po, may mga nagtatayo ng networking. Pero bakit kailangan sa AIM? Ano ba ang meron sa AIM Global na even ibang networking company, aminado po sila na tayo yung pinakamalakas at tayo yung pinakamaganda? Number one, 12 years na po tayo. We are the only networking company na nag-12 years straight, na tuloy-tuloy, na hanggang ngayon po, lalo tayong lumalakas ng lumalakas. Bakit pini-emphasis ang 12 years? Guys, huwag na huwag kayong sasali sa mga pioneering. Napaka-crucial ng pioneering. Bakit? Normally, on their first one year, 90% nagsasara. Bakit nagsasara? Kasi ang dami pong dadaanan nila, ang dami pang iba't ibang learning curve nila. Unless sa atin, na wala ka ng ibang iisipin, i-invite mo na lang yung mga kaibigan at kakilala mo. Sunod, billion peso company na po tayo. Pag sinabing billion peso company, imagine mo, gaano kabigtan na po ang AIM. Na ako, alala ko pa noon pa paano po nagsimula. Alam niyo yung McDo Shell? Yes. Yung second floor po noon, yung taas noon, naging office po natin noong nagsisimula tayo.
nung ginagawa pa lang dito yung third floor, naging office po natin pansamantala yun. Ganun po, sobrang humble beginning ng aim na ngayon yung pag binabalikan po namin, talagang sobrang nakakakilig kasi in a very short span of time, sobrang dami po ang yumaman, sobrang dami nagbago ang buhay. Sunod, quality products. May mga ibang networking company po, pag tinanong mo saan yung products nyo galing, hindi nila masagot. Kasi sila mismo, alam nila kung saan lang talaga galing, kaya parang hindi sila nagiging proud. Kami po, yearly po pumunta kami ng United States na nakakita po talaga namin gaano kagaganda ang products natin. Oh, isa pa pong pinakagusto ko, alam nyo pa, this coming year, mag-o-open na po tayo sa Europe. Yeah! At meron po tayong product na tinatawag na E24/7. Exclusive po yung ginawa para sa InGlobal. Ginawa lang po rin para sa Europe market natin. Ilan population ng Europe? 1 billion. Kaya paano mo sasabihin una-unahan, eh meron ka pag 1 billion market sa Europe. Eh ang kagandahan dito, ang Pilipino, napakarami natin kamag-anak. One way or another, thank you, one way or another, may kakilala kayo at kaibigan na nasa ibang bansa. And eto guys, bigyan ko pa kayo ng tip. Nag-meeting po kami this, I think last week, o di kakamali, last week meeting kami. E nagkaroon po kami ng vouchers na kami po mga top HOF and top 20, iikot po kami sa buong mundo at buong Pilipinas para matulungan namin kayo magpalaki ng mga grupo nyo. Hindi nyo na po kailangan basta-basta pumunta ng ibang bansa. Kung saan namin nababalitaan na may malaking grupo, kami po pupunta doon, kami mag-aasikaso ng grupo nyo, kami po magpapalaki para matulungan po namin kayo. In short, kami po ang magiging downline nyo. Kaya kung gusto nyo po na first hand kami po mag-handle, magpalaki ka sa iba't ibang bansa, lalo sa mga binubuksan natin, magpalaki po kayo doon, kami na po ang bahala, mag-aabang ka na lang ng pairing. Okay po ba yun? I'm sure aware din naman po kayo nung nawala po si Sir FM. Parang para sa amin, nakita namin yung grabing sacrifices niya para lang matulungan niya buong aim, especially buong distributor. Kaya for us, gusto lang po namin dugtungan yung ginawang legacy ni Sir FM na kung kami natulungan niyang yumama ng sobra-sobra, gusto naman namin, kayo naman ang matulungan namin na yumama. Okay po ngayon? Yes! Sunod, hybrid marketing plan. Napakaganda po ng marketing plan natin kasi until now, tumuloy-tuloy po yung kita. Meron tayong binary, meron tayong unilevel, meron tayong stair steps. Ako po mismo alone, sa stair steps, wag na po sa unilevel at sa binary kasi talagang malaki po ang binary namin. Stair steps alone, mababa na po, malas na po ang kalahating milyon buwan-buwan po. Sa dami po ng gumagamit ng toothpaste, nagkakape, nagpapapayat. Imagine mo 10 years na trabaho, may dagdag kang income. Gaano maganda ang kalahating milyon? Guys, wala ka nang ginagawa, walang nire-recruit. Gumagamit lang ng products, automatic, ganun kalaki ang kita mo. Not bad for 10 years na paghahataw. Yung stair steps po, bonus lang yun. Kasi meron ba pong stair steps? Yun po ang mas malaki po. Yung 11, hindi ganun kalaki. Pero stair step talaga sobrang pong laki. Okay? Sunod. Umabot po tayo sa top 1,000 corporation na awarded po tayo before ng BIR na isa po tayo sa pinakamalaking magbayad ng tax. Kaya ibig sabihin po, legal po talaga tayo. Sunod, first ever to use Philippine Arena. Ako, I'm very proud to say that InGlobal is the only networking company na gumamit ng Philippine Arena for 4 consecutive years at punong-puno tayo palagi. Isa lang ang tanong ko, next year sa anniversary natin, ilan ka kaya dun? Huwag naman po kung mag-isa ka this year, next year mag-isa ka na naman, di ba? Dapat kumakapal ka. Kasi, teka lang, inom mo na ako. Kasi po guys, di ba last, ano pang yan, this year, ilan delegates natin? Umabot tayo almost 700 na mga iba't ibang lahi na lumuwas. Expect nyo by next year, baka mag times 5 pa po yan. Kaya ang tanong ko doon, ilan doon ang downline mo? Kaya guys, hatawin nyo na palaki kayo ng grupo kasi ang nag-aasikaso noon pag umuwi na sila dito in global,
Grabe po ang InGlobal mag-support sa akin. Mamaya i-elaborate ko po siya ng konti. Sunod, bukas na po tayo sa iba't ibang bansa, especially because of InWorld, mas napadali po natin pag-expand sa iba't ibang countries. And part po tayo ng Guinness World Record. Kaya, sino ang nandyan nung nagkaroon po tayo ng human smiling? Pwede kitaas ang kamay? O, dapat bumili ka nung Guinness na yon, tapos ikwento mo sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, nakasama ka dun. Kasi isipin mo ako, hindi ko man lang mag-aakala na magiging part ako ng Guinness because of that. Okay? And lastly, pro distributor. Guys, bakit ang InGlobal lumaki ng sobra? Because sa support ng management. Gaano ka-supportive ang management? Alam niyo po ba bakit may mga ibang distributor ng in na kumita ng sobrang laki kahit hindi magagaling? Nabababaan. Bigyan ko po kayo ng idea. Our company is spending more than 3 million to 4 million per month para lang gastos, para maikutan ang lahat ng mga downline sa buong Pilipinas at buong mundo. Ulitin ko ah, every month. Kaya nga, napakaswerte nyo ngayon. Bakit? Nandito po sa kabila, this is the office of international ng mga speaker natin. Yung nandito po, sila ang mag-aasikaso ng lahat ng downlines natin sa iba't ibang bansa. Ang gagawin mo lang, matututo ka lang mag-online, maghahanap ka ng country target mo, pag nagustuhan mo yung country target mo, magpalaki ka doon, pag may nag-join sa'yo, i-endorse mo sa kanila, once na ma-endorse mo, sila na bahala. Ano pa ba ang gagawin nyo? Magre-record ka ulit, tapos i-endorse mo lang sa kanila. Gaano paganda yung ganon? May mga ibang company na kailangan nung pang lumuwas kasi walang ibang mag-aasikaso kaya hindi sila lumalaki. Pero sa atin, gumagastos ng gumagastos ang company na kailangan nilang, actually po ang kulang po ngayon, kulang pa po tayo ng speaker. Sobrang kulang po tayo ng speaker na pinapadala sa iba't ibang bansa para makasupport. Kaya para sa akin guys, samantalahin yung pagkakataon na to kasi hindi po araw-araw may ganito kagandang nangyayari. Kaya kung gusto mo lumaki ka ng iba't ibang bansa, familiar po ba kayo kay Elias? Yes! Papatayin ito. Si Elias, in a span of 3 years, naging top 5. No wonder, sabi ko, hindi ako magtataka na pagdating ng oras, sila yung pinakamaglalaki kasi ang Africa itself, 1 billion ang population. Since 1 billion po ang population nila, ang laki pa po ng market. Kaya nga kami mismo, gigil na gigil din mag-expand na mag-expand sa iba't ibang bansa. Kasi ang sarap din kausap ng mga iba't ibang lahi na sila mismo ang nababaliw sa atin. Kaya para sa akin guys, huwag kayong papayag na matatapos tong taon na to nang hindi ka magkakaroon ng downline na ibang lahi. Yes! Ano ba yun? So naman. Okay, now, adapt the culture. Ano yung culture? Now, guys, this is the ABC. This will be just be very, very quick. Number one, yung attitude mo dapat incline at bagay siya sa nangyayari sa networking. Alam na natin, iba ang mundo ng networking. Pag nag-networking ka, may mga jargon tayong words na tayo nakakaintindi. Kaliwa, kanan, pay-in, power, grabe, 1 million, 2 million. Hindi ka pa yayaman dito pag nahihiya ka pa mag-power. Kaya sa mga nahihiya pa po mag-power, medyo malayo-layo ka pa po ng konti. Sa mga hindi pa kayo mag-1 million, 2 million, malayo-layo ka pa po. Dapat maging normal sa'yo ang lingwahe ng mga networker. At the same time, wala pong negative sa mundo. Walang negative, walang positive, depende sa tumitingin. Bigyan ko ng example. Kung may kotse ka at nagagasgas na yung kotse mo, magpasalamat ka. Kasi it is a reminder na may kotse ka. Yung mga hindi po nagagasgasan, wala pong mga kotse yan. Kaya po ba? Kung nautangan ka at hindi nagbabayad, magpasalamat ka. At least may reason ka lang para tumanggi sa kanya sa susunod. Kung pinautang mo pa rin sa ikon, may kasalanan, hindi na siya. In short, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Once na networker kayo, anong dapat? Positive, negative? Positive! Pag nagugutom ka at wala kang makain, positive, negative? Positive! Instead na magreklamo ka at magdrama ka na grabe wala na akong kinakain, isipin mo na lang nagda-diet ka. Yes. Tama? Tama! Magpasalamat ka, Lord. Thank you dahil sa'yo nakakapag-diet ko ako ng walang ka-effort. Effort. Yes. Okay. Naglalakad ka, wala kang pamasahe. Ang lagi nang nilalakad nung pumunta sa mga prospect mo, sa mga buyers mo.
okay lang. Lalo dapat positive, negative? Positive! Kesa magreklamo ka, bakit ka naglalakad, ang sabihin mo, Lord, thank you, nagka-cardio ako, normal ang paglalakad sa akin. Ang mayayaman, pumunta ng gym, nagbabayad para lang mag-cardio, ikaw hindi mo na kailangan pumunta ng gym kasi normal sa'yo yung cardio. In shortcut, anong nangyayari sa'yo? Just be thankful about it. Tandaan mo, lahat dito nagbabago. Kaya kung down na down ka ngayon, at ang buhay mong bagsak na bagsak, wala kang pera, iniwan ka ng karelasyon mo, iniwan ka ng mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka pa ng sobra yung bagsak na buhay mo, huwag kang magreklamo, magpasalamat ka. Kasi sa sobrang sagad ng bagsak mo, wala ka ng ibababa. Yeah. Ang susunod nun, after ng baba. Guys, there's what we call darkest moment sa life natin. Tinuro din yan sa Bible, sabi nila you need to become a born again. Tinuro po siya sa X-Men, kailangan mamatay si Jean Grey para mabuhay si Phoenix. Ibig sabihin, there will come a point in your life na madadown ka po talaga ng sobra. Parang ang isang caterpillar na kinulong sa cocoon. After kinulong ko sa cocoon, after a day, ilang araw, saka ka magiging butterfly. In short, huwag kang malungkot kung merong ang darkest moment sa life mo kasi it's just normal. Namnamin mo lang. Namnamin mo yung sakit. Kaya ako, ito tip ko sa inyo. Once ako may problems, never ako nagbibisyo. Hindi ako umiinom ng alak, hindi ako lumalabas. Normally, ninanamnam ko kung may mga pagkakamali ako sa mundo. Ninanamnam ko siya to the point na natututunan ko yung lesson para hindi na po siya maulit. Kaya kung ikaw, ano man ang problema mo sa buhay, lalo pa pag nagre-recur, nag-uulit-ulit, namnamin mo. Isipin mo sa sarili mo, ano ang tinuturo sa'yo, bakit ka nasasaktan. Kasi once matutunan mo yung lesson, hindi na siya magiging masakit. Yes. Parang ako, may isang down eh, hindi ko ito makalimutan, nagsusumbong sa akin, kausapin ko ng asawa niya. Ang ginawa ko, pinagalitan ko pa yung downline ko. Bakit? Kasi daw, yung asawa niya, nininig daw siya, ano, tama ba? Nininag daw siya lagi, ang Tagalog ng nag? Nagbubunga nga yung asawa niya. Lagi daw siyang inang kasi hindi pa daw siya kumikita ng malaki sa networking. Eh, tingin nyo, pag yung downline yung magsusumbong ng gano'n, di ba, aamuhin mo? Ako hindi, pinagalitan ko pa yung downline ko. Sabi ko, ikaw naman nagkasalanan kasi sinisisi pa yung anak. Kasi sabi niya, alam mo kasi sabi ko sa asawa ko, pagpalit tayo, ako mag-network, ikaw mag-alaga ng anak. Ikaw mag-alaga ng anak, ako mag-network para kumita. Sabi ko, parang yung ugaling mo. Bakit? Kaya sa inyo din, reminder ko, huwag niyo pong idama yung anak niyo sa inyo. Maraming magulang na hindi ang mga pag-network kasi yung anak ko, bakit niyo sinisisi yung bata? Ikaw yung gumawa-gawa, nilabas-labas mo sa mundo, tapos sinisisihin mo. Gawin mong inspirasyon yung anak mo, huwag mong gawing scapegoat. Pero bakit sinisisihin mo yun? Tanong mo lang sa kanya, simple lang. Binubungaan ka ng asawa mo, bad trip ba? Oo, galit ka ba? Oo. Eh kung kumikita ka, bubungaan ka ba niyan? Hindi. Ano kaya itsura niya pag kumikita ka? Masaya. O di ko may kasalanan, hindi siya. Hindi ka bubungaan kung kumikita ka ng maayos. Sabi ko, sisisihin mo yung anak mo, may online. Nagtanong ka man lang ba paano mag-online? Nagpaturo ka man lang ba paano mag-online? Hindi. Eh, gre-reklamo ka. Guys, always remember, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan sa mundo. Huwag ka naman masyadong feeling mo ikaw lang may problema. Lahat naman tayo may problema, even kami. Totoo, may problema kami dati nung nagsisimula ako. Ang problema ko, income. Ngayon, ang problema ko, income tax. May problema pa rin. Hindi naman mawawalan. Now, ano ang point ko? Balik tayo sa kanya. Sabi ko sa kanya, pre, ikaw gumagawa niyan. Kasi yung downline ko, bakit imbis na i-motivate ko, pinagalitan ko? Kasi noon pa niya problema yon. Bago siya nag-join sa akin, alalang-alala ko to. Tumawag. Upline. Alam mo naman pag anong tumo, pag may mga downline kayo, kaya hindi na po ako sumasagot ng ano, number, or pag yung tao wala akong masyadong tiwala, hindi ko sinasagot lagi, bakit? Pre, pinatanong ko muna. Kasi maka-caught off guard ka. Upline. Alam mo na, di ba? Upline. Pag gumaganon, anong sunod? Problema. Upline. Una, ang gagawin niyan, tanggol ng sarili. Ginawa ko naman po upline lahat. Kaya lang, nabitin lang talaga upline. Diko, ano-ano problema, diretso mo na. Ano kasi upline? Yung anak ko, ilalabas na namin sa hospital kasi nanganak si Mrs. Kaya lang upline. Kasi kung sabihin mo na, ano bang problema? Eh, kalahati lang yung nagawa ko ng paraan. Sabi ko, oh,
anong gagawin ko? Baka pwede apply manghiram ng kalahati. Dinaretso ko. Sabi ko sa kanya, pre, kailan ba nabuntis yung misis mo? Kahapon ba? Sabi, hindi naman, pre. Siyempre, 9 months. Sa loob ng 9 months, hindi ka pa nag-ipon? Tapos, pare, nung ginagawa niyo ba, kasama ba ako? Pare, tandaan mo, ni yung umul nga, hindi ko malangay. Wala ako nung ginagawa niyo. Bakit nung gastusan kasama ako? Hindi ko pinautang. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko, mailalabas niya yung anak niya. Sino ang magulang na tatanggapin yung anak ko hindi ko nalabas kasi wala akong pambayad? Kumakagawa sila ng paraan. Kaya lang minsan, pag ang hindi po lahat ng tulong nakakatulong. Minsan baka lalo mo lang sila na hinahayaan sa maling gawain nila. Kaya may mga ganun na nangyayari na ako ay very very straightforward sa mga ganyan. Lalo na alam ko ikaw naman ang may cause. Kasi anong gadi kung nabibitin ka sa pera, ikaw naman talaga ang may kasalanan. Ang pinakauna mong ang gagawin kung baon na baon ka sa utang, itigil mo lahat ng ginagawa mo nang hindi nagpapasok ng pera. At simulan mo gawin yung mga bagay na magpapasok sa'yo ng pera. Ganun naman kasimple. Ang problema sa atin, kulang ka na nga sa kinikita mo, dagdag ka pa ng dagdag ng gastusin, imismas magsipag ka pa, nagiging tamad ka pa kasi reklamo ka pa ng reklamo. Kung mga for me, kaya mong baguhin. Kaya dapat bilang pag-networker, lagi kang positive. Now, belief. 100% dapat may tiwala kayo sa products natin, may tiwala kayo sa marketing plan. Mahal yung InGlobal. Once na in love po kayo sa InGlobal, for sure yayaman kayo dito. Kaya sa mga marunong pong ma-in love at natuto na pong ma-in love, ulitin mo lang yan sa InGlobal, sigurado ako yayaman ka. At bakit? Pag in love ka, may malayo ba? Wala. Pag in love ka, kahit kailang kapatawag, pupunta ka? Yes. Kahit mahirap, okay lang? Yes. Kahit matagal, okay lang? Yes. Yun ang gawin nyo sa InGlobal. Yes. Pag sinabi ng upline mo umattend, attend. Pag sinabi ng upline mo pumunta, punta. Pag sinabi ng upline mo maghakot-hakot, ganun lang kasimple. Huwag na huwag kang magre-reklamo. Kasi elong tabi, ito magpapabago ng buhay mo. Yes. Ito ang tutulong para makuha mo lahat ng pangarap mo. Kaya yes, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang kung gawin. Sigurado malayo ko talaga ang mararating nyo. Kasi ang InGlobal, may isa pong tagline, matira na pakayaman. Commitment. Itong commitment, ito yung lagi sinasabi natin, whatever it takes. Guys, ang growth, nandun yan sa mga tao na committed. I'm not promising you na magiging sobrang dali ng pinagdadaanan mo. Once you're doing networking, lahat ng classic emotion ma-experience mo. Masaya, malungkot, nakakapagod, sobrang pahinga, lahat po yun mararanasan mo. Kaya nga, you need to be committed. Bakit ang daming relationship na automatic after a few months, after a few years, naghihiwalay? Kasi walang commitment. Sa mga 5 years onwards na mag-boyfriend or mag-girlfriend, may tanong ako sa inyo. Nagliligawan pa ba kayo? Dumadating ka ba pa sa point na iniisip mo, ano kayang gawin ko para ma-surprise ko siya? Or kadalasan, wala na kasi matagal na kayo. Sa mga, no offense po minsan sa babae, bakit ang ibang lalaki naghahanap? Kasi minsan baka nung naging kayo, hindi ka na nag-aayos ng sarili mo. Di ba, hindi maligo ng maayos, hindi mo na ginagawa. Yung poro mo, ang babadoy pa. Then, you're also pushing someone na maghanap ng iba. Ang relationship, hindi yan decision isang araw. Decision yan, araw-araw. Paano mo gagawing kakilig-kilig yung everyday ninyo? Paano mo isusurprise ang bawat isa? Paano na mamimaintain nyo yung kilig moment? Pag hindi nyo yun na-maintain, mawawala yan. Pag nawala, kayong dalawa din ang mawawala. Kaya di ba common, pag nakahanap ng isa, uy, grabe, parang eto na, kasi kinilig-kilig na naman. Pero ganun din ang naranasan mo nung umpisa. Ang tanong, paano kayo maging creative? Kaya you should learn na magkaroon, always remember, ang relationship kaya siya binuo for you to be constructive at para maging isa kayo at harapin nyo yung mga problema sa buhay. Ang nangyayari sa relationship, nagkontrolan yung parehong dalawa. Yung lalaki, binabantayan yung babae, binabantayan yung lalaki. Kaya nagkakagulo-gulo.
may isang downline, may naging karelasyon siya, nakilala niya sa gimikan. Gimikan sila, nagkakilala, inuman, hanggang naging sila. Nung naging sila, ayaw niyang pag-gimikin yung babae. Kasi lagi siya naiinis yung girlfriend ko, gimmick ng gimmick, pinagbabawalan ko. Sabi ko, para ikaw may problema. Sabi niya, bakit? Eh kung gusto mo, yung girlfriend mo hindi gumigimik, sana naghanap ka ng babae sa simbahan. Bakit ka kumuha ng babae sa gimikan, tapos pag naging kayo, ayaw mong pag-gimikin? Maghanap ka ng hindi na gumigimik, at least hindi mong papagsasabihan. Yun ang nagiging problem natin kasi gusto natin ng control. But on reality, dapat meron, alam niyo po ba ang relationship, dapat may goal kayo mag-isa? May goal ka, personal goal, at may goal kayo, couple goal. You should also understand and respect yung personality ng bawat isa. Hindi dapat basta-basta lang lagi ganun. Okay, sunod. Discouragement. Hindi lahat ng tao may iintindihan kayo. Yes. Bakit? Kaya nga sa inyo binigay yung pangarap na yan kasi hindi sa kanila binigay kasi hindi nga nila nakikita, ikaw nakakita niyan. Yes! Kaya, huwag ka pong masaktan kung hindi po nakikita nila kasi it's common. Hindi po talaga lahat ng tao mag-networking. Kasi we are designed sa mundong to na magkakaiba ang talent natin. Sabi ko nga, we have fingerprint. Magkakaiba gusto natin. Kaya ang pinaka-importante ay respect. Kung yung taong kilala mo ayaw mag-networking, huwag mong awayin, hayaan mo lang siya, tapos recruit ka naman ng iba. Sabi ko nga eh, there's 7 billion na tao sa mundong to, bakit ka malulungkot sa iisa o dadalaw o sa 10 nagre-reject sa'yo? Ang dami pa pong tao sa mundong to para doon ka lang umikot sa kanila. Okay? Last, excitement. Sa excitement na to, guys, may downline ako kanina, nagtanong, actually kahapon nung nagja-jogging kami, may isa din akong downline na kasama, kasi isa po sa routine ko dito, pag mga gabi na, umiikot ako din sa Ortigas, mga nagtatakbo kami lakad, mga 2 to 3 hours. Tapos ginagawa ko, nasabay na ako nagme-mentoring, kaya yung downline ko, sinasabay ko. Nung may tanong sa akin yung downline ko, apply, nani-negative ka pa ba? Yun ang isa. Yung isa naman na downline ko ngayon, katitext lang niya, nagtatanong, apply, normal ba to? Nabigla na lang ako parang nalulungkot ng sobra-sobra. Sabi ko, guys, lahat tayo is alchemy. Pag sinabing alchemy, the moment nagkakaroon ka ng sakit, meron lang substance or kulang kang vitamin sa katawan mo, kaya ka nagkakaroon ng tinatawag na sakit. It is just an imbalance. The moment na mabalance mo yan, magiging madali. Alam niyo po ba pag malungkot ka, ang pinakamaganda gawin, kumain ka ng saging? Kasi ang saging, meron siyang potassium, na ang potassium siya ang cause ng serotonin. Ang serotonin, yun po yung nagkakause ng happy hormone sa katawan. In short, siya nagpapasaya sa atin. Now, sabi ko sa kanya, pare, kailangan mo lang magawa, number one, mag-exercise. Pag nag-exercise po kayo, it is a positive energy. Bakit? Natatanggal ng pawis mo yung mga negative na energy sa katawan mo. At alam niyo po ba, ang isang taong negative, contraction. Gumaganito. Ang isang taong in love, di ba nakikita mo paano maglakad ang in love? Pag naglakad in love ka. Diba? Yung na-busted. Ganun lang kasi hindi yun. Kaya nga, the moment na you're feeling down at malungkot ka, mag-exercise ka, gumalaw-galaw ka lang, automatic mag-iiba na yung nararamdaman mo. Isang part yun, or kulang ka sa tulog. Lalo pag mainipin ka ng ulo, napaka-chancen po na kulang ka lagi sa tulog. Kaya, kung mainitin ang ulo mo, matulog ka ng maayos. Huwag kang mag-alarm clock. Kaya ayos yung schedule mo. Na pwedeng after matulog, saka ka lang magkakaroon ng schedule. May mga scientific explanation sa lahat ng bagay na yun. Kaya even ang excitement, kaya nyo pong kontrolin. Tip ko sa inyo. Maghanap ka ng mga videos or mga kanta na the moment naririnig mo, napapasitin ka. Ako naalala ko dati, pag nakikinig ako ng Christian songs, gustong-gusto ko kasi upbeat siya at nakakamasaya sa pakiramdam. Nanonood ako lagi ng yung kanta ni Michael Jordan, video ni Michael Jordan, parang kumanta si R. Kelly yung I Believe I Can Fly. Pag naririnig ko that time yun, ibang nakakamdaman ko kasi ang ganda eh, di ba? I believe, parang lahat pwede. Kaya dapat maging control ka rin sa papakinggan. Kasi kung pinakinggan mo yung kanta ni Jesse Zaragoza, parang di ko yata kaya. Diba? Ano ka mamomotivate kung negative? Kaya guys, kung gusto mo magkaroon ng excitement level, huwag mong papakinggan, lalo mga love song. Kasi ang love song nakakalungkot.
Kaya ang pakinggan mo yung mga upbeat na magigigigay ka. Maghanap ka ng videos na pag pinanood mo, tumataas ang dugo mo nang igigil ka talaga sa pangarap mo, isave mo ngayon. Once na nalulungkot ka, panoorin mo. Pag pinapanood mo, anong mangyayari? Magigigil ka. Para napakasimple pag malungkot ka, manood ka ng comedy, mamaya, ngingipi ka na. Mahirap bang maintindihan yun? It's, ang again, sabi ko nga, ang nagiging problem natin, gusto lang natin lagi by default, na pag may problema ka na, malungkot ka na, tutunganga ka pa. Marami, may problema ako. Pati hindi mo trabuhin yung sarili mo para maging masaya ka. We can control our emotion. Yun naman ang totoo. Kaya natin kontrolin ang emotion natin. Kaya mo maging masaya kung gusto mo. Kaya mo maging malungkot kung gusto mo. Kaya yung excitement, dapat kontrolin mo yan. Every day, kaya-kaya naman po yan mamaintain. Katulad sa amin, namimaintain naman namin every day. Okay? Sunod. Focus. Pag sinabing focus po, once you have goals, huwag mong palitan hanggang hindi mo pa nakukuha. At magkaroon po ka ng tinatawag ng mga mini goals. Ano yun? Bago ka nangarap, mangarap yumaman, marunong ka na ba mag-present? Matuto ka muna mag-present, matuto ka muna mag-ABC rule, matuto ka muna mag-NDO, bago ka mangarap yumaman. Magkaroon ka ng goal na maliliit na alam mong kaya mong i-achieve. Discouragement. Kaya siya masakit kasi tingin mo negative. Mag-goal ka. Ang goal mo, ma-reject ka ng 15 rejection. O di ba habang nare-reject ka, masaya ka? Grabe, nakasabu na po apply. 40 na lang. Diba? It is just a mind programming na paano mo yung isang bagay na parang negative. Nagigipan kasi habang nare-reject ka, ibig sabihin marami kang kinakausap. Alam niyo ba yung mga hindi nare-reject? Walang kausap yan. Kasi kung kami na hanggang ngayon nare-reject kami, what more pa kayo? Kumbaga, normal na mare-reject ka kasi nag-o-offer ka ng something. Kung ayaw ng kausap mo, huwag mong dibdibin. Right ngayon, ang trabaho natin mag-present. Ang trabaho ng pinipresenta natin, mag-join at tumanggi. Kaya ka nasasaktan kasi yung trabaho ng prospect mo, ginagawa mo. Di ba anong trabaho natin? Mag-present. Mag-present. Kaya huwag mong tanggihan ang sarili mo at magmalungkot, hindi mo yung trabaho. Okay? Sunod, goals. Ang goals nyo, lagi kong sinasabi to, dapat madali mo lang makuha. Huwag kang mangangarap ng goal na masyadong malaki, agad-agad. Magsimula ka sa maliliit at isa pa, pag nangangarap kayo, lagyan nyo po ng emosyon at ikaw mismo dapat kinikilig ka sa pangarap mo. Hindi mo makukuha yung dreams mo na kung ikaw mismo, hindi ka malang kinikilig habang kinukwento. Dapat pag nangangarap ka ng bahay, anong bahay gusto mo? Yung bahay. Ano ba? Yun lang. Di ba ang pangit? Anong gusto mong bahay? Gusto ko yung bahay. Malaki. Malaki yung gate. May security guard. May 10 katulong. Di ba? May mga CR. Di ba? Yun yung magandang goal na nagiging detailed ka. Okay? Kaya dito ang tip ko sa inyo sa goal, maging specific lang muna kayo. Yes, importante mangarap ng malaki, pero pag nangarap ka ng sobrang laki, ibalik mo ulit sa umpisa, mangarap ka ng medyo maliit na malapit mo lang makuha. Bakit? Guys, parang pagsisibyan. Money is a habit. The moment you're saving money, kung hindi ka sanay mag-save, kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, hindi ka makakapag-save. Kaya ang kailangan mo gawin, magsimula ka muna mag-save kahit 10 piso, 50, 100, okay na yon. Bakit? Kasi normal na lalaki. Gusto mong mag-save ng 1,000, eh, nabibigatan ka. Simula mo sa 50 pesos. Pag nakakapag-save ka na ng 50 consistent, ang susunod na magiging ano mo yan, ano kaya pakiramdam na mag-save ako ng 100? Ano kaya pakiramdam mag-save ako ng 500? Hanggang tuloy-tuloy na po yan, ang palaki ng palaki. Okay? Kaya, simulan nyo lang sa maliit. Hindi nyo kailangan na magsimula sa sobrang laki. Simula mo sa maliit, automatic na po yung craving mo na lalaki ng lalaki ng lalaki ng lalaki. Okay? Sunod. Now, sino po yan? Bata pa lang, mahilig na po ako sa bilog-bilog. Pakwan po to. Okay? Sino po ba ako? Ama ka nga naman. My name is Joseph Lim. Mayaman po parents ko. Pinanganak po ako na lahat po ng gusto ko binibigay sa akin. Elementary, okay kami. High school, bumagsak negosyo ng parents ko. Pagbagsak ng negosyo ng parents ko, dun ko na nakita yung realization na mahirap maging mahirap.
Kasi nung nangungutang po kami sa mga kamag-anak namin, nagbabago tao eh. Nung mayaman kami, iba yung tingin sa amin. Nung bumagsak din kami, iba na rin ang tingin sa amin. Ang pinakanasaktan ako doon na hindi ko makalimutan, nung yung father ko kasama ko, mangungutang siya sa kapatid niya, tapos yung asawa ng kapatid niya, instead pa diretsuhin kami sa bahay, pinapila kami sa pilahan ng mga ahente. Hindi kami dati pinapadiretso kami sa bahay. Nung nangungutang na kami, dinaan muna kami doon, and mag-antay siguro mga 30 minutes to 1 hour bago kami pinakyat. Nakita ko, durog na durog doon puso ko habang nakikita ko yung papa ko na kailangan niya maging strong because of us, pero ramdam mo sa mata niya yung lungkot kasi may 9 properties kami, lahat na mawala, isa na lang matitira at mawawala pa yung nag-iisang yon. Now, at a very young age, na-expose ako sa ganun na klaseng mga sakit. Ibig sabihin ng mga pain ng iba't ibang klaseng emosyon na yun ang nag-cause sa akin, sabi ko gusto ko ulit yumaman. Gustong-gusto kong yumaman kasi nakita ko na ang buhay unfair. Guys, walang fairy tale sa mundong to. It's either mayaman ka o mahirap ka. Wala pong gitna. Hindi po totoo ang gitna. Now, ang totoo pa, iba ang batas ng mayaman sa batas ng mahihirap. Kumbaga, alam naman natin yan lahat. Makipag-fiesta ka. Pag mayaman ka, may sarili kang kutsara tinidor, may sarili kang ulam. Habang kumakain ka ng madami, mas masaya pa yung pinuntahan mo. Pero pag mahirap ka at nakikipag-fiesta ka, habang kumakain kang madami, masama na yung tingin sa'yo nung pinuntahan mo. Di ba? Parang, ganun ka-unfair ang buhay. Now, kaya ako nagigisay, gustong-gusto kong yumaman. Nag-aral ako ng college kasi wala akong magawa. High school pa lang, kahit wala pong networking, hindi pa ako magtatrabaho. High school pa lang, nagpaalam na ako sa papa ko, sayo pa, hindi na po ako mag-aaral ng college. Sabi ko, hindi naman ako magtatrabaho, ako naman gumana ng negosyo natin, ako naman mag-handle niya, ipat pa ako mag-aaral. To cut the story short, pinayagan naman ako ng father ko. Kaya lang, nung that time, wala akong magawa. Sabi ko, ang boring naman pala. Maggabi lang naman ako kumuha ng boundary ng jeep namin. Kaya sabi ko sa papa ko pa, mag-aaral na lang ulit ako. Nag-aral ako, at dumadito ako sa computer engineer dahil matatalino po yung katabi ko. Meron po akong matalinaw. Okay, hindi po ako matalino, matalinaw lang po talaga. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, yung ayaw mong gawin, ipagawa mo sa iba. Eh, gustong-gusto ng mga klase ko mag-aral, kaya sila yung nag-aaral, ako lang tumatabi sa kanila. Then, nakatapos din, nakagraduate din, hanggang nakita ko po ang networking. Nung nakita ko po ang networking, I started sa Bicol. Nirecruit ko kapitbahay namin, kamag-anak, mga kakilala, nagbibigay po ako ng flyers sa Legazpi. From 4 p.m. to 8 p.m. namibigay ako ng flyers. 10 a.m. to 4 p.m. naman nag-OOPP ako, nag-present ako araw-araw. Ginagawa ko yun. Hindi po ako nahihiya na mamigay ng flyers sa lugar namin kahit maraming nagtataka. Ang iba, kinakansyawan ako. Ang iba naman, sabi sa akin, buti ka pa, hindi ka nahihiya sa ginagawa mo. Ang hirap magsimula sa pag-network, lalo wala kang ibang pinagkukunan lakas. Kaya lang sabi ko, yung kansyaw, tapos yung pagod, yung sakripisyo, mas okay pa sa akin kaysa yung sakit na mawalan kayo ng pera. Kaya para sa akin, since I have both words na nakita ko, gustong-gusto kong yumaman, yung kansyaw hindi ko na iniintindi. Sabi ko, wala akong pakialam sa kansyaw nyo kasi nung bumagsak nga kami, hindi naman kayo tumutulong. Kumbaga, at a very young age, natutunan ko na once na bumagsak ka, walang ibang tutulong sa iyong mangat kung hindi sarili mo at pamilya mo. Kaya, huwag niyo pong masyadong problemahan yung ibang tao. Kung gusto niyo pong tumulong sa ibang tao, wala naman pong problema as long as na sobra. Pero huwag to the point na yung kakainin ng pamilya mo itutulong mo pa sa ibang tao, yun yung mali. Now, since nagsimula po ako ng networking journey ko, yan po yung service ko. Niniwala ba kayo na nagmumotor lang ako dati? Nagmumotor po ako, minumotor ko minsan Legazpi to Naga, that is almost 100 kilometers, naikot ko buong Bicol sa pagmumotor. Naalala ko dati, yan ang motor na yan, lagi ako may backpack. Yung backpack, nandun yung polo shirt ko, may pabango, may facial, panghilamos. Kasi pagpupunta ako sa prospect ko, hindi ako nagpa-park ng motor ko sa harap ng bahay nila or tindahan. Magpa-park ako sa malayo. Tapos, doon ako mag-aayos. Maghanap ko ng CR, mag-ihilamos ako, magpapabango ako, para pagharap ko doon sa prospect, para akong bagong ligo. Kasi galing motor eh, syempre, di ba, mainit, pagpapawisan, kakailangan may dalang damit. Diyan po ako nagsimula, ikot ko po buong Bicol sa pagmumotor. Hindi po ako nagre-reklamo, kasi sabi ko, gusto ko talagang, nakita ko sa networking na yayaman ako. Nung nagbabiyahin ako, Legazpi to Manila, ordinary bus po sinasakyan ko.
sanctioned bus noon, kung hindi sanctioned yung mga galing summer, galing ng Visayas na bus, din po ako sumasakay. Sa mga hindi po nakakaalam, when we are starting sa Bicol, I need to travel from Manila to Bicol, Bicol to Manila, same day, para bumili lang ng products. Guys, darating ako dito mga alas 12 ng tanghali. Matutulog, may off sa third floor pa nun eh. Natutulog ako dun sa may mga staff, mga ano ng empleyado. Dun ako natutulog sa upuan. Tapos pag mga 4, aasikasin ko yung mga transaction. Bila ko ng package, bila ko ng mga form. After kung bumili, mga alas 7 ng gabi, atin akong seminar. Kasi yung seminar that time dito is gabi lang. 7 to 9, mga ganun kasi andali lang ng presentation before. After kung 9, pagkatapos, kwentuhan muna kami, chika-chika, mga 10 ng gabi, balik na ako Cubao. 12 ng midnight, balik na ako ng Bicol. Kaya kung nalalayuan po kayo sa taga Laguna kayo, taga Las Piñas po kayo, taga ano ba mga malalayang lugar? Cavite. Cavite, Cabanatuan, kung taga saan man po kayo, I think mas dihamak naman po atang malayo ang Bicol kesa sa kung saan man po kayong mga galing ngayon. Lalo pa kung taga Ortigas ka lang, kasi napatid ka ng training ng upline, hindi ka po makarating. Diba? Napaka-bigi na po ng mga networkers ngayon compared sa amin. Kasi dati sa amin, kailangan mo gumastos pamasahe, kailangan mo gumastos pang gas, toll gate, pay present, ang dahil pang hindi naniniwala. Unlike ngayon. Dati pag nag-post ka about networking, tad-tad kang kantsaw eh. Ngayon pag nag-post ka ng about networking, kantsaw ano, may magtatanggol na. Ang dami na rin ng, hindi, totoo yan. Ang dami na rin kalaban ng mga negative sa networking. Di ba naalala nyo dati yung si OG Diaz, yung nag-post about negative sa networking? In a span of 1 hour, tinanggal niya yung post niya kasi inirat-rat talaga siya ng mga networker. Inaway siya eh. Kumbaga, iba na yung sitwasyon nyo ngayon compared sa sitwasyon namin before. Yeah, be thankful always kasi mas dihamak na maswerte kayo. May unlitext na po kayo. Kami po wala pong Unlitex, kada isipin yung piso. Ang hapdi po sa nagsisimula, na nabibigay ako ng flyers, ang dami magtatanong, ano po itong negosyo to? May mga katekso 10. Reply mo yung 10, di ba? Piso. Ang tanong, ano ba to? Di sagot, sunod, ano ba yan? Paano ba kikita dyan? Saan ba ang office nyo? After sunod, hindi na nagre-reply. Tapos makukumpit mo, sayang naman yung 50 pesos ko, pangkain ko na sana yon. Napakaserte nyo, may Unlitex kayo? May Messenger, may Viber, may Unli Rice. Ang mahal ng rice namin dati! Magkano per rice? Sabi ko, yung alam yung pagkain ng mga kinasal, yung isang, ano tawag yan, pitso, paa? Good for no, 4 na tao, talo-talo na yan. Kasi hati-hatiin mo lang yun eh. Di ba? Tapos iskonting karne, tapos grabbing rice. Di ba ultimo yung toyo, nagiging sabaw na? Di ba? Ganun kami nagsimula. Kaya kung makikita nyo how I wish you could really see paano kami nagsimula, magpapasalamat ka ng sitwasyon nyo. Sobra ka rin magpapasalamat kasi kami minsan, pre, yayaman ba talaga tayo dito? Hindi ko nga rin alam. Hindi yayaman ba? Eh, sinong ituturo namin? Kayo sumagot, sinong ituturo namin noon nung nagsisimula kami? Mas madali ang pinagdadaanan nyo kesa sa pinagdadaanan namin nung nagsisimula kami. Kaya you need to be very lucky pag ang apply nyo po, kinitext kayo, kinukulit kayo, lagi magpasalamat kayo ng sobra sa apply nyo kasi ibig sabihin, mahal na mahal niya po kayo. Hindi mo ba naisip pag ikaw lagi natitext, ibig sabihin, lagi ka niya niniisip? Kaya ganun ka-concern yung apply mo sa'yo. Kaya I think ngayon, kesa ikaw lagi nagpapalibre, baliktarin mo naman mama, ilibre mo apply mo pagkain sa labas. Guys, ang mahirap palibre, ang mayaman nang ilibre. Gusto niyo mga yumaman? Yes! Libre niyo mga apply niyo mamayan. Okay, now, after doing this, in a span of 1 year and 6 months, nagsimula po ako motor, ikot-ikot, after 1 year and 6 months, this is my first car. Sibig po yan, sobrang love na love po yan. Ano, sa marami yung tatanong sa akin, ano yung pinakagusto ko, first car? Pinakalove ko yung first car kasi yan ang daming experience ko. 1 year, 100,000 kilometers tinakbo ko. Kayo na mag-compute gaano kahaba at kalaki yung tinakbo ko.
Now, bakit ito pinakasi first eh? Alam mo yung pagdating ko sa bahay, bigla kang maaalimpungatan, tapos sisilipin mo sa bintana, may kotse ba talaga ako? Hindi, meron eh. Yung parang pati ikaw, hindi mo talaga makapaniwala na minsan lumalabas sa kwarto. May kotse talaga ako, binubuksan ko pa, pasok sa loob, may kotse talaga ako eh. Kasi tagal mong pinangarap. Kumbaga isipin mo na gaano karaming kwento na magkakotse ka. Yung kakakotse ko, nagkakakotse, nakailang buwan na, wala pa rin, pero magkakakotse pa rin. Kumbaga, hindi ko ginibap yung pangarap ko. Yung mga tao kinipentan ko, gumibap na nga eh. Ayang ka na naman, maglalabas ka na naman ng kotse, wala ka nga nilalabas. Gumibap na sila, pero ako hindi. Sabi ko, okay lang. At least kinikilig ako. Kaya nung nagkaroon ako ng kotse, sobrang sarap. Tapos pinagmalaki ko sa papa ko. Kasi hindi niya alam na may kotse ako, talagang inuwi ko sa Bicol. Pag uwi ko sa Bicol, sabi ko, papa, may kotse tayo. Alam sabi ni papa? Para kotse? Sumaloob, gusto mo, grabe naman sabi ko si Baba. Kinabukasan, nagulat ako, winawashing. Tapos sabi niya, oh, dito mo ngayon, ipark ka para safe, dyan. Eh kasi yung mga typical na tatay, alam mo yung mga sinahunang tatay, yung kailangan maging strong, yung maging tough lagi, hindi dapat makita ang masaya, or na ano, kasi yun ang ano, pagpapalaki sa kanila before. Di ba sa atin, naalala niyo naman pag umiiyak ka, huwag kang iiyak, bakla ka, di ba? Kaya yung mga lalaki, feeling strong talaga eh, kasi makakansyawan. Ang pinaka hindi ko po makalimutan, pumunta ko na ng summer. Pag uwi ko, wala yung kotse ko. Alam mo yung excited, limang araw kong umataw sa summer, tapos pagbalik ko, sabi ko, nami-miss ko na yung kotse ko, gusto ko makita. Pagpunta ko, wala yung kotse ko. Sabi ko, uy, inanap ko yung katulong namin, nasaan yung kotse ko? Si Papa mo, may mga kasamang barkada niya, nakibesta. Alam mo yun? Sobrang saya ko kasi alam mo gaano siya ka-proud na ginagamit niya yung kotse. Siyempre, pinagmamalaki niya siya. Magtatanungan yung mga kaibigan, kanino ba itong kotse? So, siyempre, lahat naman ng parents, gusto nila yung achievement pa rin ng anak eh. Kaya ako, ang parents yung negative sa networking, isa lang yan. Kaya yan negative kasi hindi ka nagbibigay. Once na nagbibigay ka, hindi na po yan negative. Sigurado ako yan. Okay, to cut the story short, ang dami po ito, bibilisan ko na lang. This is my first. This is my second. Montero Sports. Cash ko na po siya binili. Hindi ko, nadaanan ko lang to sa MOA dati. Naglalakad ako, nakita ko yung Montero. Sige, gusto ko magkaroon yan. Kaya nung nagkaroon ako ng second car, cash ko na siya binili. This is my third car. Okay, accord po siya na vertical door ko pa siya. Talagang sobrang ganda kasi ito yung accord na wala dito sa Philippines. Galing pa tong United States. This is my fourth car, Hammer. Yan naman po ang pinaka-unfair na kotse. Kasi as in po talaga, nag-park kami one time sa airport. May no parking sign. Nakapark yung Hammer, may nakapark na ambulansya. Dumating yung guard. Kinatok yung ambulansya, pinaalis. Tapos hindi na kami pinansin. Sobrang unfair po talaga. As in, pag sa mga bar, gimikan, pag sa Makati, ako papark ko yun sa harap. Pag baba mo, hindi ka na sinisingil ng entrance, ihatid ka na ng mga bouncer. Sobrang unfair niyan. One time, nakalapasok ako sa no U-turn slot. As in, nakaviolate ako. Yung enforcer, pala ganun na. Sige sir, abanti po, abanti. Hindi ka sinisintay. Sobrang talagang unfair. Kasi di ba akala nila normally politiko. Sabi ko, kung makita lang nila itsura ko, ako yung nagda-drive, di ba? Wala, napaka-unfair ko talaga ng coaching and maybe back noon. Okay, this is my sunod, Ducating motor. Ito ng trip lang po ako. Wala ako that time magawa. Sabi ko, gusto ko mag-try ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Nagmotor ako galing Manila to Bicol mag-isa. What? Sabi ng upline ko sa akin, kasi nakwento ko, upline, bumili ako ng Ducati. Gusto ko magmotor bukas, aalis ako. Ganyan. Alam mo, sabi ng upline ko, sir, huwag mong gawin yan. Ang drenive mo noon, Krypton. Iba naman yung Ducati, malakas na yung makina niyan. At magbabiyahe ka, delikado yon. Dami niya yung sinabi sa akin, kinabukasan, umalis din ako. Kasi matigas po talaga ulo ko. Pag sinabi mo kong gawin, gagawin ko. Di ba may ganun kasi pakaramdam yung may nakalagay dyan, do not touch this. Di ba ang sarap gawa? Hindi ko alam yung, may ganun eh. May ganun nakakulitan po ako. Nung isang araw, lasing na mo yung kaibigan ko. Ang kulit, kinuha yung cone. Yan sa baba yung mga cone.
Inuwi sa condo pag-isip. Hindi kasi po nung bata kami nung high school days, napaka-pilyo ko po na ninanakaw po namin yung mga no parking sign. Yung this way to left, this way. Inuwi po namin sa subdivision, tapos nilalagay namin yung lahat. Kaya parang may ganun akong kakulitan. Kaya nagmotor po talaga from Manila to Bicol. Pagdating ko ng Bicol, anong reaction ng father ko? Kumakain ako. Ogi po kasi nickname ko. Ogi! Kanina yun na Ducati. Sino sa akin? Nagmotor ka galing Manila papunta dito? Opo, hindi mo ba alam na napakadilikado niya kasi ganito, pwede ka makasinete, gagawin, dami sinabi. Papa, nakita mo naman ako. Wala nangyaring masama sa akin. Tapos kumakain ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman po uulitin na. Safe naman ako nakaradito, okay na tayo. Iniwan ko na hanggang ngayon yung Ducati ko, hanggang nasira na lang. Kasi hindi ko naman ginagamit. Kasi nasira yung battery, nasira yung ano, kaya sabi ko, i-display ko na lang yan dun. Kasi isang ano lang talaga. Kasi guys, sabi nga nila, YOLO, you only live once. Do the things na takot ka. Hindi magiging masarap ang kwento mo kung ang gagawin mo, yung mga sanay ka lang gawin. So masarap ang kwento mo kasi feeling mo hindi mo kaya, pero ginawa mo at nalagpasan mo. Guys, takot ako sa ahas. I'm sure karamihan kasi kaya tayo takot sa ahas because of the programming na sanay tayo pag mga Disney cartoons, Stridor ang ahas, kaya tayo natakot. Yun lang naman, it's just simply programming. Sabi nga sa akin ng iba, ba't ka nag-alaga ng ahas, hindi mo ba alam pag nagutom yan, nanunuklaw yan? Sabi ko, bakit mo kasi gugutomin? Kahit mo lang madaan eh. Kahit tao naman pag nagutom, di ba? So, but the story short, yung ahas ko po, dati po yung ahas na ang nagbigay po sa akin ng si Kit Bebas, yung isa po sa top 20 natin, kasya po siya sa box ng C24. Ganun kalit yung ahas. Ngayon po yung ahas po, kasing laki na po ng hita ko, mga apat na po kami bumubuhat. Hanggang ngayon buhay pa rin po siya nasa Bicol. Dumating po sa pan yung ahas ko pag nagdodota ako, nasa deal, nilalagay ko. Nilalagay ko, dodota ako, pas pinapalo-palo ko pag malikot. Pag maliligo ko, iniwan ko sa kama, ligo ako, paglabas ko, kunin ko ulit. Natuturuan naman lahat. May alaga nga ako dating, ano ba, yung puting daga. Puting taga ko, iniiwan ko lang sa bahay. Tapos pag dinatawag ko, si Mikey, lapit na siya. Naturuan ko rin yung, madali naman, natitrain naman lahat. Yun naman ang totoo. Kaya lang may mga ibang wild kasi nasanay sa wild. May mga ibang maano. Kasi kaya din tayo takot sa as kasi hindi ka lang naman sanay. Kaya ako, ginawa ko yun. Ngayon, yung alaga kong as, ang laki na po talaga. Kaya gusto ko siyang regalo ngayon ng Pasko na baboy yung papakain ko sa kanya. Diba? Kaya sabi ko, pag may mga negative sa susunod, ilalagay ko sa Now, after ng Ducati, yan naman po. Ito pinaka-favorite car ko na 2013 ko po siya binili. After dyan, sumunod naman po Porsche the same year. Maniniwala ba kayo na hindi ako mahilig sa kotse? Marunong lang ba mag-drive? Pero yung specs, kung ano mga, hindi po talaga ako mahilig. Nagkakataon lang kaya ko lang siya ginawa. Kasi for experience at para sa inyo. Kasi maraming tao na mas naniniwala, pag mayaman, pag may kotse. Yung kasi pinakamadaling maintindi na tao na kumikita. And take note guys, lahat ng pinakita ko sa inyo, nasa akin pa rin. Wala pa po akong binibenta kahit isang sasakyan. Ilugtong ko lang po ng konti. Ito pong Hummer ko, nasakyan po yan ni Duterte nung election sa Cebu. Diyan po siya sumakay nung nag-i-end na, tama election, nagkakampanya. Kaya napaka-memorable po yung Hummer ko. Hindi ko po talaga yung i-dispose kasi meron siyang sentimental value para sa akin. Okay, now, maliban pa po dito, nakapunta din ako ng iba't ibang bansa. Kaya kung gusto niyo po mag-travel, ito po, nakapunta po ako ng Hong Kong. Nakapunta din po ako ng, saan yan? China, sa Great Wall of China. Nakapunta din po ako ng Malaysia. Nakapunta din po ako ng Singapore. Yan po ang pinaka-isang mahal na hotel sa Singapore, yung parang barko. Anong tatawag niyo? Yun, Marina Bay. Marina Sands. Okay, ito naman po nasa Thailand ako. Ayan po yung upline, si upline BRC. Ang kasama ko po, nasa Thailand po kami. Ito naman po, I think nasa Taiwan ako. Ito naman po nasa Dubai.
Actually, nakapunta po ako mismo dyan sa Burj Al Arab. That is one of the most expensive hotel. Kasi meron po silang room na per night 600,000 pesos isang gabi. O, di ba? Ang ganda po dyan kasi yung hagdan, yung hawakan, ginto. Grabe talaga. Kaya sabi ko, kung nasa Pilipinas yan, mamimisplace. Alam niyo yung story ng ano, yung naka-inventong robot na nanguhuli ng magnanakaw? May na-inventong robot, napakagaling niya. Kaya niya manghuli ng magnanakaw. Sinubukan siya sa Amerika. In a span of 1 hour, ang nahuli niya 5. In-upgrade, dinala sa Japan. In a span of 30 minutes, 10 ang nahuli niya. Sabi nila, subukan natin sa Pilipinas. Ang lupit, dinala sa Pilipinas, 5 minutes, nawala yung robot. Ito po nasa Japan. Di ba guys, ito po, bakit ko ito ginagawa sa inyo? When I was starting sa networking career ko, kwento ko lang, baliw na ako. Ang kwento niya, kapunta sila sa ibang bansa, nababaliw na. Kaya you're very lucky, mas madaling yumaman ngayon, mas madaling maging successful kasi pinutulungan kayo ng visual. Kasi noon puro kwento, ngayon may visual. Kaya nga di ba ang iba pinapagawa kayo ng dream board? Kasi once na may visual, mas madaling mag-manifest yung attractions mo. Kaya nga ito, ginagawa ko to sa inyo kasi alam ko na pag ginagawa to, mas tumataas ang percentage na mas madali mong nakukuha yung mga gusto mo sa buhay. Kaya dapat marunong ka mag-daydream. Marunong ka mag-imagine. Na pag binapakita ko mga to, dapat sa'yo, pumapasok sa'yo, sa susunod, ako naman nandyan, ako naman ang papakita. Huwag yung nandyan ka. Nauna lang kayo? Aswerte lang kayo? Di ba walang mangyayari sa'yo? Hindi pagbabago ang buhay mo kung bitter ka. Instead of becoming a bitter person, bakit hindi ka maging better person? Para makuha mo yung mga gusto mo. Okay, sunod. Ito naman po, nasa United States po kami. Nasa Utah. Diyan po sinunting yung Tom Cruise. Yung part 2 ni Tom Cruise, yung nagka-climb siya. Nandiyan po kami. Ito naman po, kasama ko po. Ito, local din po to. Ay, no, si Octavio pala. Nasa Hawaii po kami nito. Okay, pumunta po kami ng Hawaii. Ito yung pinaka-close ko na apply ko kasi ang gusto ko po kay Carlo, hindi ko makita ang pagod. Kahit gaano po kami bumiyay, gaano kami kulang sa tulog, gaano kapagod, pag niyaya mo ang isang sagot lang yan, sige. Kaya ang ganda po ng motto nyo sa buhay, tuloy, tuloy lang. Okay. Okay, yan naman po. Kami po yung first na batch. Kami magkakasama, girlfriend ko, si OJ, Derek, si Pluvi. Pumunta kami ng Maldives that time. Sumunod na Maldives namin, yung kasama na po namin sa AIM na almost mga 200 plus nakasama. And ito, pinaka-memorable kasi nag-seaplane pa po kami. Ang nakakatawa lang po dyan talaga kasi sabi ko nga, may sakit po ako nung nakapunta po ako dyan. Kaya si Apluy, ang lungkot kasi hindi po makainom. Nakasama ako. Pero yung pag-Maldives namin yan, sobrang pong ganda kasi yung package na nakuha namin, libre lahat. Yung pag-o-order ka sa bar, meron siyang menu. Kung anong gusto mo lahat, pwede mong ituro. Tapos ibibigay sa'yo, wala na po siyang bayad. Kaya ang ganda po nang nandiyan kasi ultimo sa kwarto namin, ang daming champagne, red wine, white wine. May naglalako pa na nag-iikot-ikot doon. Sobrang ganda po talaga. Kaya para sa akin, gawin nyo po talaga na makarating po ng Maldives. Lalo po next year, meron na naman po tayong promo ng Maldives. Kaya hatawin nyo po para magkakasama po tayo. Kwentuhan po ng Maldives. Ng Maldives ang in global way back noon. May meron ba dito kasama sa Maldives? Okay, sa mga kasama po, congratulations. Napakalupit. Halos inoccupy ng AIM Global yung buong resort. Kung nababaliw kayo sa isang speaker, ano na lang yung pinaka mga magagaling magkakasama sa isang isla? Ano kaya mangyayari? Recruit po lahat ng empleyado ng resort na yun. Lahat po na-recruit. Kaya kanya-kanya yung mga ibang empleyado doon na umuwi dito. Lahat nagre-recruit na ng mga kamag-anak nila, kakilala nila, kasi na-amaze sila.
first time sa history ng Maldives na meron isang Filipino company na more than 200 plus ang dinala nila sa Maldives. Wala pa pong nakakagawa noon sa buong Maldives, sa buong buhay nila. Kaya grabe po ang ginagawa ng Team Global. Kaya nga, lalo mamong problema next year kasi I'm sure baka umabot na tayo ng 500 to 1,000 na tao kasama sa Maldives. Ang tanong, kasama ka ba doon? Pag nangarap ka, ikaw mismo dapat sobrang kumbinsido ka na. Kaya i-research mo na kung saan kami pumunta. Namnamin mo na sa sarili mo. Guys, may isa akong downline. Sabi ko, pare, may kotse ka ba? Sabi niya, wala upline. Bakit lagi kang may susi? May susi siya yung kotse ng Honda. As in, di ba iba naman ang susi ng motor? Iba naman ang susi ng kotse. May susi siya ng kotse. Wala kang kotse. Ba't nga may susi? Sabi niya, upline. Sabi ko kay Lord, Lord, may susi na ako. Kotse na lang ang kula. Bigyan mo na ako. 3 months time, nagkaroon po ng kotse yung distributor. Kaya, kung gusto nyo makasakay ng eroplano, bukas na bukas, pumunta ka ng airport. Dala kang luggage. Picture ka. Kapagkatapos picture, uwi ka na. At least, may first step ka na. Anong first step mo? Nakapunta ako na ng airport. Alam nyo ba, pwede ka makarating ng Hong Kong sa mga 7,000 lang, 6,000? Yes, oh, bili ka plane ticket. Punta ka ng Hong Kong. Balik ka ulit. At least, nakarating ka na. Di sa susunod na goal mo, magkaroon ka naman ng hotel. Di ba, step by step. Ang importante, masimulan. Saan ba tayo lahat nagsimula? Gapang. Saan ba tayo lahat nagsimula? Gatas. Lahat nagsimula sa maliit. Kaya huwag mong mamaliitin. Kung maliit pa lang sinisimula mo, ang importante, nangangarap ka. Okay. Sunod. Ito po, nakarating po kami ng Venice, Italy. Okay. Actually, inulit po namin yung last year. Nag-vacation po kami for 21 days sa buong Europe. Umikot po kami. Ito po sa Rome. Ito naman po sa France. Okay. At ang pinaka-isang maganda pong mga experience ko, ito sa Dubai. Ang tawag po dito, gold soak. Ang pag sinabing gold soak, ang palengke ng mga ginto. Ang soak kasi is market. Ang gold is obviously gold. Yan po, isang tindahan pa lang yan. Ganyan po sila mag... Kaya sabi ko nga, grabe kung nasa Pilipinas. Mami-misplace to. Okay, eto naman po, ang taba ng pisngi ko. Ang takot po ako sa heights. Pero naranasan ko na po mag-skydive sa Las Vegas. Ang paniniwala ko lagi sa buhay, pag oras mo na, oras mo na. Mamamatay ka pag mamamatay ka kahit nasaan ka man. Kaya sabi ko, malakas loob ko mag-skydive kasi kung mamamatay ako, madadamay siya. Dalawa naman kami. Okay, kaya... Actually po, ang nakakatakot sa skydive, yung imagination mo. Yung bago ka lumipad, at habang nasa airplane ka na, yun ang nakakatakot. Pero once na hinulog ka na, sobrang sarap. Kasi pag hinulog ka na, at bumukas na yung parachute, ang lagi mo masasabi, ang ganda nun, ang ganda nun, ang ganda nun, ang ganda. Wala naman nakakatakot. Ang nakakatakot lang, alo, anong mangyayari? Tayo ang gumagawa ng sarili nating takot. But the actual experience of that na kinakatakutan mo, yung pala yung sobrang sarap. Kaya sabi ko nga guys, face your fear. Nakakatakot man siya, nakakaba man siya, gustong-gusto mo man umiyak, harapin mo lang. Kasi once you already face your greatest fear, ano pang magiging mahirap sa'yo? Ano pang katatakutan mo? Wala na. Always remember kung ano man ang fear niyo, it is just a programming na napanood niyo, nakwento sa'yo, kaya pa rin po siya maayos. Sunod! Bago po nag-retire si Kobe Bryant, napanood ko pa po siya maglaro. Ito po yung nag-break po siya ng record na hindi 12,000 points, 12,000 assists, hindi kakamali pa sa... May na-break po siyang record that time. Even LeBron James, napanood ko na po siya, sila Stephen Curry, napanood po namin sa Amerika maglaro. Kasi lagi po kami nanonood ng NBA pag nandun. Bakit ko ito kinakwento sa inyo? Kasi guys, I'm one of that guy na mahilig din po ako sa basketball. And I'm sure pag mahilig ka sa basketball, isa sa bucket piece mo ang makapanood ng NBA. Kaya sa amin, nagawa mismo namin sa Staples Center mismo na makapanood kami doon.
na sobrang nakaka-overwhelm. And lastly, na gusto kong sabihin sa inyo, if you really want na magbago buhay nyo, baguhin yung mga idols nyo. Why? Katulad ko, na-meet ko po, maliban po di sa football, ito, ay meron mo pala. Ito po yung nanood kami ng football sa Wisconsin to na ibang-ibang football sa kanila kasi nag-i-spend sila ng time, hindi po sila nag-work for 4 days para lang manood ng football. Sobra po silang addict doon, napaka-fanatic nila. Ito naman po, ito po yung normaling view ko sa Las Vegas. Sa Las Vegas, swimming pool po to. Alauna pa lang ng hapon, marami na po dyan ang parties nag-iinuman. Ang maganda dyan, puro dyan naka-two-piece. As in, yung typical na nakikita mo sa Baywatch, sa mga movie na ang sexy. Yung mga babae na yung malalaki at maliliit na sa tamang lugar. Yun po yan. Ang pinaka hindi ko po dyan makalimutan, first time ko, Las Vegas. Ganyan kaganda yung view. Isipin mo kwarto, tapos yun yung view. Malapit lang po yan pag sa personal. Ang hindi ko makalimutan, kasi yung kwarto namin, basta sobra po siyang laki kasi sweet siya. Yung i-ref, alam niyo po ba yung ref? Yung ref mismo, hindi mo pwedeng iangat yung mga kung ano doon. Kasi pag inangat mo, considered sold. Meron po silang tinatawag na, ano pa yan? Sensor na pag inangat mo, dire-register siya sa ano na, sold na. Kaya dapat, pag bago-bago po kayo pumunta ng ibang bansa, tingnan nyo muna at basahin yung manual. Kasi kung medyo ing-ing ka, di ba, tinignan mo lang, inisa-isa mo. Yari nga talaga. Ang pinakamaganda pa po sa room namin, yung kwalya, doon ako natawa. Kasi yung kwarto namin, ang daming TV, pati CR may TV. Yung tuwalya, 14. Dalawa lang kami. Di kung divided by 2, 7. Bakit 7? Iba yung pamuna sa mukha, sa kamay, sa katawan. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, grabe! Sabi nung kasano ko, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko, tingnan mo dito, 7 tuwalya. Isang tao. Sabi ko, para ako nasa Pilipinas. Sabi niya, paano nangyari yun? Sa Pilipinas, isang tuwalya, 7 tao. Di ba naghihiraman tayo ng tuwalya? Balik tayo ito. Habang iniinom ko yung kwarto, ninanamnam ko lahat, na feeling ko talaga ramdam ko na mayaman ako, tumawag si Doc Ed. Sabi ni Doc Ed, Joseph, naligo na ba kayo? Sabi ko, hindi pa Doc, bakit? Bilisan nyo na, aalis tayo. Sabi ko, saan tayo pumunta Doc? May pupuntan tayo, ang ganda ng view! Sabi ni Doc Ed. Sabay tingin ako dito. Sabi ko, may gaganda po ba dito? Kasi ang daming magagandang babae talaga nandyan. Yun yung mga isang experience namin. Nakakain po ng crab na ganito kahaba, isang crabs. Yung mga king crab na malalaki, grabe. Sa atin, naubos na yung effort mo. Kumain ka, nagutom ka na sa pagod. Kaya nakaka-high blood yung crab, hindi dahil sa ano. Kaya naman, grabe naman ang crab na to, wala naman ang makakain. Kaya nakaka-high blood. Sa lechon, anong nakaka-high blood? Buto. Buto! Subukan mo na kay Piesa kapag dating mo, buto na lang yung lechon. Kung hindi ka ma-high blood. Now, guys, how I wish kaya ko pong ikwento sa inyo isa-isa lahat. Lalo pa minsan meron po kaming labas sa Las Vegas na for the boys na yung tinatawag na su-show. Pag sinabing su-show, ang suot lang niya, shoe. Shoe lang talaga, manonood ka. Normal sa Las Vegas yung ganun eh. Kaya sobrang gandang experience ang Las Vegas para may idea kayo. Para po siyang Pasay hanggang SM North na puro gimikan. Imagine ba isang straight ang EDSA? Pero puro yung gimikan, puro yung inuman. May inuman pang umaga, pang hapon, pang gabi. Kaya mamilipat-lipat ka lang ng inuman na pupuntahan mo. Kaya yan ang pinakagusto kong tour lagi pag nasa US kami, yung Las Vegas. Kasi talaga mga 4 days, 5 days kami dyan. Okay, sunod. Ito, Ferrari World sa Dubai. Ito naman po. Kilala niyo po ba siya? Yes! Anong pangalan niya? Yes! Apelyedo? Wala. Si Nick Buicic. Nung pumunta po siya dito, bibigyan kayo ng mga isang strategy ng tinatawag na bilang madiskarte sa buhay. May picture pa nga po ako ni Cameron Diaz. Kasi si Cameron Diaz, nakita ko rin po siya sa LA. Nung nasa LA kami, si Doc Ed, sabi niya, Sir, di ba artista yung katabi mo? Kasi nakikita ko, may malalayo na mga ahabang lente, yung mga paparazzi.
Sabi ko mga paparazzi, akala ko kami pinipicturan. Sabi ko, siguro kilala kami nito. Pero feeling ko talaga eh, katabi ko pala si Cameron. Si Cameron yung pinipicturan. Eh nakita, uy, si Cameron nga. Digicam pa noon, kasi wala pa yung cellphone, wala pa. Kunok si Digicam. Eh gusto ko siyang picturan. Ang tago! Sabi ni Cameron, gano'n. Eh ako na, di, ang pagitan lang namin, yung parang lubid na pula, di ba yung malaki? Nandito siya. Ganun. Alam mo, sabi ko sa Digicam ko. Sabi ko, wala naman atang kaso to. Bahala ka dyan, di na kita makita. Eh, dahil na-picturan ko siya. Hindi ko dala. Si itong si Nick, first na punta niya sa Philippines, magkakasama po kami kumain sa Shangri-La. Tapos nagpi-picture per table. Per table ang picture. First table, second table, third. Ako, nasa mga 8 table kayo. Pinag-aaralan ko na. Sabi ko, meron window na pag nagpalit, yung nagpa-picture, tapos susunod, magkakaroon ng mga siguro mga 2 to 5 seconds na window. Sabi ko, tatimingin ko. Tung sinabi ko sa, parang picturean mo agad ah. Bago dumating yung grupo natin, tatakbo na ako, picturean mo agad. Pagdating doon, akbaya ko kayo, Nick. So, picture. Wala naman siya magawa. Hindi naman niya ako mag-anon. Diba? Ang problema, yung Pilipino lagi, kung pag may naon na may mga sumusunod, may susunod pang isa, nagalit. Excuse me, it's per table, not per person. Eh ako tapos, nangingiti-ngiti ako. Yun yung guys, na may mga minsan chance sa buhay natin, once in a lifetime. Ito mahiyak. Pag may nakita ang artista, lalo mga onliner kayo, magpa-picture kayo. Hayaan mo silang mga problema kung mabadrip sila, importante nakamapicture na. Di ba? That's life. Ang pangarap mo, hindi ihuhulog sa harap mo. Kung gusto mo, makuha mo ang pangarap mo, ipaglaban mo at gawin mo lahat para makuha mo. Guys, isa lang po gusto kong masabi sa inyo sa pagtatapos po ng NDO natin. Para po sa akin, always remember this, ang dami ng tao nagbabawang buhay, ang dami ng yumaman. Sundin mo lang lahat ng ginawa namin. Number one, tama yung sinabi ng Plan Carlo, tuloy-tuloy lang. Pangalawa, trabawin. Kahit magtuloy-tuloy ka, kung hindi ka naman tatrabaho, hindi ka pa rin talaga yayaman. And ang tamang time mag-quit ng pangarap mo once na nakuha mo na. Kaya huwag na huwag kang titigil ng pangarap mo hanggang hindi mo pa nakukuha. Okay, last na gusto kong sabihin sa inyo, bago po, ay, okay, once na gusto kong sabihin sa inyo lahat, guys, ang networking sobra na kong dali. Sobra na kong dali, bakit? Meron na pong mga taong tulad namin na magpapatotoo na kaya niyong baguhin ang buhay. Ang pinaka-importante sa lahat, hindi na po kami. Ang pinaka-importante sa lahat kayo. Magkaroon kayo ng tiwala sa sarili nyo, taasan nyo ang tingin nyo, taasan nyo ang presyo nyo, at sabihin nyo lang palagi, paulit-ulit sa sarili mo, na darating ang time, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Yay! Ang laging magkukwento ng mga gusto mo. Guys, we are just like you. Lahat tayo anak ng Panginoon. May dalawa kayong pa, may dalawa kayong kapahing, pare-pareho lang tayo. Nagkataon lang siguro, nangarap kami ng sobrang laki at trinabahan namin. Ibig sabihin, mangarap ka na ng sobrang laki, trabawin mo na para next year, ibang-ibang buhay na meron. Again, this is your time. Good morning, everyone.